podcast, vlog, watch, episode 1. What? Yeah. We'll be going live in 5 minutes. Yes, the senator will sit here. Thanks to Creative Voices. Thank you, Ma'am Noemi, for inviting us and big to be a member. Watch. Yeah. So, stay tuned. Yes, guys. Ito na. Sir. Morning, we meet again. Okay, no. Oi. Are you still here? We'll introduce ourselves first before we go live. Ano mic yan? Kasi ano mo camera nito? The laptop is your camera. Kape mo na. So we'll introduce first. This is a vlog watch. Bikoy, are you all here? They're from Villar Foundation. Cross Villar. Some more there. See, Rochelle C. Shua from Vlog Watch also. Wyatt Belmonte from Pampanga. Creative Voices is the one who will be doing our live streaming, our video and podcast. So, you have coffee, sir? Yes, I have. Or we can already... Americano? Chica. Okay, tapin na. Chica na tayo. So, welcome to Vlog Watch. We're a new media initiative and you're seen live among the OFWs also. We're wired right now and in Twitter and in Clerk and in Facebook. Online. Ay, magandang umaga naman sa inyo lahat. Yes, the way we'll do it, we'll have one question each from the Vlog Watch. And once we finish the run, we have enough time. We want to open questions to the public in social media. Sige lang, sige lang. So I will start off, sir, with your. I noticed in the first, in your website, you talk about your dreams to help through hard work and determination, sipag at tiyaga. The same values that help you conquer poverty and succeed in life. Okay, my question is actually, this is also given in by our collaborated website. You're promising the poor a real chance of improving their economic standing during your term, if and when elected president. What specific initiative of a Villar administration would you say represents your top priority in implementation in order to keep that promise? How do you plan to deliver on this promise? Well, you alam mo, when we talk about platforms, madali lang yan eh. Kasi pwede mong pagawa yan, may mga experts yan, gagawa ka lang ng programa. But I think we have to go back to ano na ba yung nagawa mo, kaya mo bang gawin yan? Yeah, kasi pag tinanong mo naman lahat ng experts, and somehow na-expose naman tayo sa lahat ng departamento, alam mo yung programa yan sa agrikultura, sa edukasyon, kalusugan, kailangan mo rin yung basic na kakayahan. Kahapon nga tinatanong ako, kung ikaw yung magdadrive ng bus, saan mo dadali ng bayan? Na-interview ko. Sabi ko, kailangan muna siguraduhin mo, marunong mag-drive yung driver. Kasi baka hindi makarating sa paruroonan yung bus. And then, considering na yung bus naman natin, kumbaga sa Pilipinas, kakarag-arag yan. Maraming problema. Dapat din ang driver marunong sa kakarag-arag na bus. Tapos, considering yung dinadaanan natin ng mga problema, ang bagyo ay, ang bus ay dumadaan sa isang bagyo. Kaya mahalaga siyempre na yung driver may karanasan sa pagmamaneho ng ganitong kalagayan. Ito kaya ako sinabi ang halimbawa niya kasi yung kakaya, number one liderato. Marami sa problema natin kasi walang liderato eh. Kaya yung chaotic tayo, kanya-kanya. Yung halimbawa marami kasi tayong mga institusyon, meron tayong media, simbahan, Congress, judiciary, local governments, civil society. Lahat ng yan, kanya-kanyang direksyon.
pagka wala ng liderato, problema sa Mindanao, liderato din yan eh. Kasi pag wala kang liderato, maraming warlords. Maraming mga blogs, mga bloke sa Kongreso na hindi mo kaya i-ganon yung bayan mo sa patutunguhan. So sa akin, more than yung gagawin mo mismo, dahil madali naman yan, yung kakayahan mo para gawin yun. Kaya halimbawa yung liderato, kinakailangan ipakita mo, naging leader ka na ba nung dati? Kasi hindi ka naman pwedeng out of nowhere sasabihin mo leader ka. You must have been elected by your peers before. Dapat nahalal ka ng araw na nakita nila sa iyo ang quality ng isang leader. Sa akin, you ask me kung paano. Ako naman naging Speaker of the House, naging Senate President, na hindi naman tayo po sa nagyayabang, pero tayo lang naman nakagawa niyan na after the war, and then nagkaroon ng karanasan din na leader ng sa pribado sektor. Kasi pag wala liderato, mahirap. Although, kaya nga lang, siyempre in the past 50 years, o siguro 40 years, we have never used leadership as a basis for electing a president. Most of the time is popularity and sometimes emotion. Second is managerial ability. May kakayahan ka ba i-manage yung ekonomiya? Kasi pag sinabi mo, aangat mo yung agrikultura, iaangat mo yung ekonomiya, may karanasan ka na ba? Siyempre naman, pagka imamanage mo ba sa kumpanya, kukunin kang CEO na sa kumpanya, tatanungin siguro sa'yo, meron ka naman na manage. Kasi out of nowhere, hindi naman pwedeng darating ka bigla, imamanage mo yung Ayala na, imamanage mo yung Bank of PI, imamanage mo yung isang malaking korporasyon, na hindi man lamang kahit pa paano, masasabi mo, men, nagawa ka dati, executive VP ka ba dati, may na-manage ka mga banko dati, maganda naman ang takbo. So, yung dalawang bagay na yan, napakahalaga, kasi anuman ang sabihin mo, pag wala ka ng dalawang bagay na yan, para lang tayo nagbasa ng isang article sa newspaper. Anybody can do that, anybody can write that, you get a good speech writer, you read the speech. But you must have this too, and you must have demonstrated these qualities before. When you are already 50, 60, 45, by the time you run for president, you must have demonstrated these qualities. These are qualities not to be shown only when you won the presidency. You must have shown, you must have demonstrated these qualities before. So based on you're talking that you have the competence to be a president and to run this program. No, I'm just, hindi ko naman sinasabi yon, but it's more of, I think yun ang dapat na basihan sa pagpili ng presidente. Parang, yes, that's what di ba? Parang ano man yung, maski na organization lang, maski na organization ng mga pare, SPD, Jesuits, pinipili din nila yung may kakayahan naman na mahala. That's why we encourage the lecturer to choose character, competence. Sa integrity, for example. Yes. Alam ko na, pag sa issue na yan, issue is integrity. Integrity is something that cannot be inherited. You have to live it. You have to earn it. It is not something that you inherit. You must have demonstrated integrity in the past. You must have demonstrated in an instance in the past, or instances in the past, that you have this. Character. You must have demonstrated this in the past. It is not something that you have because your mother has it, had it, your father had it, your sister had it. Hindi naman. Dapat ikaw. Kailan mo pinakita na meron ka na? Because otherwise, it is just an illusion. So, maybe we dapat siguro may mga tatanungin din sa amin na gano'n. Halimbawa, sa akin, character. Kasi when you say that you will eliminate corruption, kaya mo ba? Can you really go after these people? Have you shown this quality or guts in the past? Kung wala ka pang ipinapakita, it's hard to believe na kaya mo. Sinasabi mo lang yan kasi maganda sabihin. Pero kaya mo ba?
Have I done it before? I have impeached a president. I have fought and impeached a president before. And that is the highest level, the highest act that one can do. When I was speaking, character, integrity, both as a speaker and as a president, I move, I quarrel with the president. If you look at the my stint in the, as a speaker and my stint as a Senate president, the Senate was characterized by independence, the House was characterized by independence. Diba nung time ko, independent na Senado. Nakikipag-away kami sa Supreme Court, we handled all investigations against the president. Ganyan din kami sa House. We impeach the president. And, sinasabi nila halma traditional, we moved the two times that I moved sa parties. It is from admin to OPO. It is not OPO to admin. That is very important because when you move from OPO to admin, that is opportunism. Because you gain. But when you move from admin to OPO, that to me is sacrifice or principle. Because you lose a lot. You lose the benefits of being with the administration. You join the opposition. In both cases, as a speaker and as a Senate president, I left the administration to join the opposition. Now to me that's character, that's integrity. So when you show, when somebody says, this is not about a particular candidate, but to all of us, we must be able to show or demonstrate, we must have demonstrated these qualities in the past. Because to me, if it would just be what we will do, we will just say it, you will ask, we will answer, then pwede mo namin kabisahin yung sagot dyan. But I think our country deserves more than just a statement. We must have clear evidence that we have done this in the past. We have these qualities. We have shown these qualities. Character, integrity. Again, these qualities are not inherited. So I'm saying here na, kasi minsan, when I get interviewed, sir, talk about competence, talk about leadership, experience, you have them all. But let's talk about integrity and character. I say, yes, a president needs both of them, precisely. But hindi yan statement lang. Kasi when you say integrity, my mother has integrity. I think I have integrity, higher than anybody else, because I've shown them in the past. Pinaipakita ko na. That is the only difference between me and the other candidates. Okay, the theory. It is just to complete the answer to your question, because to me it's very important, because the when I say that my objective is to bring this country out of poverty, the only difference between what each and every one of us will be, the only difference in what I'm saying, what they will be saying, is that I think based on past performance, I can do it. The reason we ask specific issues is because we want to see if you'll be consistent in the campaign and during your, the time sample. But this were actually the answers when I was asked before, and this will be my answer. As a matter of fact, not only consistency, but these are all historical records. Yes, so we you will can start, go back to the records of Congress, the Senate. The other bloggers, we have specific questions, so we can start with Bikoy, Bikoy.net. Yeah. Having done that, I can now relax. Yes. Your statement. Sir, like you, galing din ako sa UP. And siguro nung time mo, medyo affordable pa yung education doon. Ngayon, tumaas sa intuition because of budget cuts. Kami nung first quarter storm, kami nung. Kami yung nagmamarcha nung sa Mindola. Hindi wala pa barikada nun. So, sir, paano nyo ma-address kung president na kayo yung budget cuts sa mga state universities, government hospitals, well, the cost of tuition? We have to start with the fact that right now, the next president will be confronting a 300 billion peso deficit this year and 300 billion peso minimum next year. So,
malaking problema kagad na haharapin ng isang presidente pag upo pa lamang. Now, this is a huge deficit, by the way. So when you ask that question, paano mo hindi babawasan ang budget? Now, that has to be taken with this perspective. 30% of our budget now, roughly, not 27, thereabouts, goes to debt service, pambayad ng utang. So, andun yung natitira, papaghati-hatian na yan. It is very clear that each and every department, matatanggap. Walang, kaya halimbawa, at saka ang budget, pag kinuha mo dito, ilalagay mo dito. So, if you say that dadagdagan natin ang state universities, dapat, saan mo kukunin? So, babawasin mo ba yan sa health? Babawasin mo ba yan sa police? Babawasin mo ba yan sa defense? The answer here is to increase the pie. Nalakihan mo yung pie na kailangan yung umaman talaga yung bansa. So, you have to increase revenues. Now, corruption is a main issue there, but it is not everything. Corruption alone cannot do it. You have got to reduce corruption, but at the same time, you have to be good in collecting revenues. Kasi sa ngayon, in the past, our revenues, during the time of FBR, mga 17% yan ng GDP and economy. Naging 14% na lang yun. Now, that loss of 3% represents about 210 to 250 billion pesos. Na kung sana, hindi tayo bumaba, wala tayong deficit ngayon. Pwede natin dagdagan yung mga budget para sa state colleges. And so now, this is a situation now is, bumaba ang koleksyon, wala tayong pantagdagan. So, pag may nagsabi na dadagdagan, without explaining how, where it will come from, siguro hindi niya alam ang sinasabi niya. But to me, it's very important na maitaas natin sa 70% yung koleksyon. Now, how do we do that? To me, kailangan alisin mo muna sa salary standardization law yung mga salaries ng mga revenue collectors. Dapat doblehin natin, triplehin ang sweldo nila para hindi sila matayap sa corruption and so that they can be inspired. There has got to be a... Kasi ang bala ko sa buong lipunan natin, magkaroon ng competitive spirit, a competitive atmosphere where each and everyone will compete. Magko-compete ang mga revenue directors, magko-compete yung revenue examiner. In quantifiable terms, ilan na nakolekta mo, and ngayon kung maganda ang collection mo, then you can be promoted, you can be given an increase. Or kung hindi naman maganda ang collection mo, then pwede kang, hindi naman ma-demote, hindi ma-transfer ka sa hindi na nagko-collect na trabaho. But we have to increase collection and at the same time, become more competitive in all the aspects of our operation. Pati yung mga college presidents, mas compete, ilan ang pumasa sa kolehiyo mo. Because to me, kung degree lamang at hindi naman natututo yung tao, then parang nasasayang lang. Therefore, it's very important that the state universities must compete. Right now, may mga state universities, wala pumapasa sa mga board examinations. Now, to me, the presidents of these state universities, dapat siguro ma-retrain muna sila kasi hindi pa sila handa. We have to increase the quality rin ng mga leader ng edukasyon. So, to me, ma-increase natin yan, pero dapat paggagalingan from the increased collection, yung mas malaking pie. Kasi hindi ka na pwedeng kumuha from the other departments dahil sila rin kulang. Ang health alone, ang ating budget sa health is only a little more than 1% of the national budget. And that, umiiyak na yung mga pasyente niya. Wala nang gamot. Kaya, there's only one way. We have to increase the pie. But it can be done. It was done before during the time of FPR. I think we can do it still. But again, this is managerial competence. You must be able to manage the bureaucracy well enough for you to generate more funds. Sir, but you don't expect to increase taxes? Well, there will be some taxes that can be increased. I don't think this is necessary.
No, there might be some existing taxes, for example, it's possible to calibrate it. But right after, mahirap ang kapag ganitong sitwasyon. It will be difficult for you to increase taxes. Sa akin, collection muna, efficiency ang kailangan. Can we go on to Wyatt? Jane? Question? Kasi, nabasa ko yung platform mo and sabi mo na kailangan, you know, we have to protect the, we have to be able to protect the farmers and that our goal is self-sufficiency in terms of food. Okay. Well, yeah, poverty or in general. Poverty. My question is this. There are many agricultural lands that have already been converted into commercial use with the sprouting of malls and mixed-use residential units. How do you propose to protect the farmers so that they are encouraged to continue tilling the lands that they got under CARP, which is aligned with the goal for food sufficiency, instead of them eventually selling it out? Kasi hindi sila protected, ibebenta na lang nila dun sa mga magko-convert into commercial. We conducted a study of how much land has been converted, and we showed, for example, because there is inconsistency. For example, as sabi sa amin, nakikita ko, housing daw is contrary to agriculture. Sabi ko, bakit? Kasi nako-convert. When we counted yung nako-convert, ang lumalabas ngayon, napakadami palang nakatiwangwang na lupa na hindi napa-farm, nakitil, dahil walang ayaw na mag-farm ng mga farmers. In fact, wala na young farmers ngayon. Ang mga farmers ngayon pumupunta na sa syudad, nagtatanim na. In fact, we have a backlog in housing of 3.67 million homes. Napakaraming Pilipino walang bahay. And so, binibilang namin yung na-convert na nagawa sa housing at even na-develop. Maliit na maliit lang. The problem is because of the inputs. Hindi talaga magtatanim ang mga farmers kung ang cost ng inputs mataas. Nalulugi sila eh. Even yung mga na-cart na, nabigay sila sa kanila lupa. Pero sabi nila, pag magtatanim sila, malulugi pa sila eh. Hindi nila masasambot yung cost of fertilizer and seeds. We have to ensure that they make money after planting. Otherwise, there's no point in planting. And this is the problem. A quick fix solution that will not affect the other sectors like urbanization. Kasi sa urban, ang problema rito is 50%, about 55% ng population, as much as 60% na urban na. And therefore, kailangan, hindi na rin makahinga. Kailangan na rin sila maiayos natin. But is there inconsistency? Number one, yung sa rice. 10 to 15% na nasasayang because wala tayong warehousing facilities, wala tayong drying facilities. Mabilis lamang gawin yan. If we can finish this, hindi malaki investment yan. It can be done within the budget. Kasi sa budget ng agriculture, meron tinatawag na AFMA, Agricultural and Farm Modernization Act. Where we are supposed to give 20 billion a year additional budget to agriculture. Yan pag binigay natin yan, and pwede naman, naaral ko na yan, kaya natin gumawa ng mga warehousing and drying facilities that will avoid yung losses. Na, kasi right now, ang shortage natin sa rice, less than 10%. So this alone covers it. Pangalawa, madami tayo sirang irrigation system. Re-repairin lang natin yan, it will improve the yield. All we need to do is to improve the yield of our fields now. Pangatlo, right now, 70% na mahihirap na sa agriculture. That is why this must be addressed. But nanineglect natin yung other crops, for example, yung coconut. Ang pinakamahirap na farmers nasa coconut and limang isda. This must be given top priority dahil maliwanag naman that yung mahihirap na regions natin, Bicol, Samar, Region 8, and Caraga, that are all dependent on coconut. So ito dapat bigyan natin ng special na attention sa agrikultura. Itong mga itong lugar na ito, walang conflict yan sa sinasabi ng kanina. But we need to increase the
the productivity of our coconut farms para kumikumita yung mga farmers natin. Kasi pinakamahihirap na farmers nandiyan sa mga industry na yan. Now, sa crops na yan. Now, to me, maganda ngayon kasi tumataas ang commodities natin. Tayo lang ang nagpapataas ng presyo ng bigas eh. Masyado tayong bumili, mataas. Inaabot naman $1,000 per ton noong magkaroon ng crisis. Now, I think we're buying about $600 per ton, which is still high. But to me, there are just minor things that can be done. Kakukover na natin yan less than 30%. Hindi dapat nangyayari ito. Well, of course, I need not mention about the corruption issue that happened because yung fertilizer na dapat natanggap ng farmer, hindi natanggap. Ngayon, to me, pagka may nahit ng bagyo, the government can afford to just give them the fertilizer for free. Kasi parang cash transfer na yan na pwede mo na ibigay na lang yan na libre. Hindi na kailangan bayaran pa nila. Because unless we do this, we cannot encourage this farmer to plant. The biggest problem is wala nang kita ang mga magsasaka. Hindi na sila magpapa-plant. Follow-up question. I think itong new areas na sinabi niyo po, katulad ng Taraga, talagang ano yun, walang conflict sa housing. But I think where we see the conflict is yung mga Central Luzon, for example. Kasi yeah. Central Luzon is our rice granary, ano? And yet, Central Luzon, ganyan. Correct. Sa Central 7,000. Kasi ang Central Luzon po, napakalapit sa Metro Manila. And ang Metro Manila, lumalawak na eh. It's already booming already outside. So the incentive really of a lot of the farmers who used to plant in Central Luzon is really to sell out to the commercial. Ang tingin ko naman, una-una, I don't see any conflict. Sa tingin ko kasi, pag tinignan mo yung lugar, in fact, pag tinignan mo sa percentage of, for example, 3.7 million ang backlog natin sa bahay. Saan mo sila ilalagay? Ako kasi squatter ako nung dati. Naramdaman ko rin yung walang bahay. Kaya, saan mo ilalagay yan? Hindi mo nang pwedeng itapo na lang yan. And, na lang kayo magbahay. And that is not to be a good program. And we are not in low-cost housing, by the way. But to me, this can be done systematically. There are some countries that have fewer land areas. But proper zoning is the answer. Kinakailangan ng proper zoning. Kasi ang nangyayari, dahil sa poverty, nagpupuntahan lang sa Metro Manila. The bulk of the economy is in Metro Manila. That is why all the areas near Metro Manila ang nagkakaroon ng ganyang problem sa circulation. For example, in the problems like Bicol, Taraga, wala naman magandang problema. But it's only Metro Manila because the entire economy natin are in Metro Manila and Regions 3 and 4. Regions 3 and 4 because they are adjacent to Metro Manila. And this is because of poverty. Wala sila makain doon, pupunta lang sa Maynila. And this is causing all of these problems. We must develop the countryside so that they will not have to go to Manila and add to the mess that we're having right now. We now have a big urbanization problem in Metro Manila. Hindi kaya na sistema ng Metro Manila ito nangyayari ito, na nagpupuntahan lahat. Kaya nagkakaroon ng sprawl. But even the sprawl is, marami sa ating mga local officials kasi are not trained ng urban planner. Kaya ang gulo. To be, when I look at the planning done, in some parts of Central Luzon, chaotic. Southern Luzon, chaotic. Mas planado pa sa Southern Luzon kaysa sa Central Luzon. But with proper planning, all of this can be done. With the proper zoning, proper planning, you can accommodate all of these things. Some sectors need not be sacrificed for the other sectors. Like we can eat while having homes. We cannot adopt a policy na the only way we can eat is wala kayong bahay. There is no conflict between these two. Proper planning, proper implementation of this can address this problem. If you look at the statistics, you will see that kaya naman sa statistics, hindi lamang maayos yung
parang nagiging chaotic sila. Kasi kulang tayo ng kalye na pagtingin mo sa air, malaki pa yung lupa sa likod, pero nagsisiksikan dito. Nagsisiksikan sila sa iba. Because nandito lahat ng trabaho eh. If we succeed, and this should be a program of the next president, whoever he is or she is. But dapat i-push mo ang development sa countryside so that ma-ease natin itong problema ng urbanization in the greater Metro Manila. In itself, it is a huge problem that must be addressed. The poverty, especially sa mga slums natin sa greater Metro Manila, nakakaawa din naman ang mga tao. You have a follow-up for agriculture? Later. But before I leave agriculture, this is the first time that we should look at agriculture as an opportunity rather than a problem. In the past 2-3 decades, more 70s, the last time we had the Green Revolution was in the 70s. Yeah, but all over the world, hindi na considered importante agriculture up until recently. Noong magkaroon ng food crisis, ayan na, biglang suddenly, nagbabalikan na ang investments. But nagkakaroon na nyo ng questions ng mga GMO, but these are far more complicated questions now, whether the genetically modified crops will be allowed here, etc. You know. But this is how other countries addressed their problems in food. But luckily for us, malaki pa ang alamas natin. We just have to manage agriculture and implement our programs. Kaya naman yan. And sa rice, ang kulang natin less than 10%. Madali address yan. Senator, I want to follow up on that problem of poor migrating to Manila and USA. Yeah. And since galing po kayo sa house of industry, ano po ang balak ninyo po sa problema ng informal sectors, both rural and urban poor? Kasi malaki pong problema, maliging kataas na priority pa rin sa inyong administration, gaya ng priority ng Singapore, Malaysia, yung sa mga mass housing for poor. Dalawa yung solution dyan. Number one is the infrastructure, and I think clearly naman this is my line of expertise. But what I want, ang gulo ng ating infrastructure eh. Pag tingin ng infrastructure natin, talaga chaotic to eh. Na dapat itama muna. Sabi ko nga, kumbaga sa tao to, pag inangiogram mo, ang daming bara. For example, what I will immediately do is to connect SLEX sa LX. Kailangan makonnect yung dalawa na yan. Kasi kung pupunta ka from Santa Rosa to Tarlac, ba't kailangan ka pang bumaba ng EDSA? Dapat yan, tuloy-tuloy yan. Kasi hindi ka naman bababa sa Santa Rosa ka, pupunta ka sa Tarlac and vice versa. And dapat ma-extend kagad yung SLEX to Lucena para yung mga taga-Bicol, eh, para magbubang yung mabilis kasi walang traffic after Lucena eh. Hindi masyado. Tapos sa north, kailangan makarating na Rosario La Union so that people here can go to Baguio very quickly. Pag exit mo pala na Rosario La Union, Baguio na. And then yung mga people naman sa La Union and Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, medyo mas madadali na mag-drive. And yung Tarlac and Pangasinan, magbuboom yan kasi magkakaroon tayo ng main trunk initially. But this should, what the our ultimate objective is to have a new version of the Pan-Philippine Highway known to President Marcos, yung from Tuguegarao to Mindanao. But sisimula muna yung back yung traces, yung ano yan, yung foundation yan. But very quickly, the first 100 days, gagrant mo na lahat ng kontrata na yan because you have to show that your term will not be corrupt. I have a definite strategy of fighting corruption here and to show everybody that if I make it as president, this will not be a corrupt administration. First 100 days, imbitay mo na lahat, bishops, lahat ng clergy, lahat ng pare, media, lahat. Tingnan na lahat, review na mga kontrata because I'm going to give them all out in the first 100 days. Televised, on television, everybody will be, foreign investors, local investors will be told, walang hihingi sa inyo. Kung may humingi sa inyo, subong nyo sa akin, in media, in front of television, hinihinga kayo ng pera. Now, once these contracts are given out, then walang corruption. But, the second magandang bagay doon,
in the next 5 years, mabilis ka agad ang action. Kailangan kasi masolve natin yung infrastructure. You answer your question. Kasi kung mag-infrastructure yan, parang barado kasi, tubig eh, barado eh. Kailangan mag-flow ang water dun eh. Kailangan yung mga taga rito pupunta sa Baguio, pupunta sa Pagutpol, the beaches, pupunta sa Camarines Sur, Camarines Norte, pupunta sa Albay, para magbe-benefit sila sa tourism, sa jobs. Yung mga output dito sa Bicol, can reach Manila very quickly. Pagsakay mo sa SLEX, dapat merong exit sa Port of Manila, may exit sa Makati Commercial. So that those, para magamit mo yung Clark Air Base, pag land mo sa Clark, sakay ka ng tourist bus, ang baba mo Makati Commercial lang. Mabilis. Hindi ka nababa na EDSA, matatraffic, etc. Dapat para sa abroad na yung infrastructure, walang bara. Imagine mo yung artery ng tao, walang bara dapat yan. Pati yung, another problem at the exits. Ang exits naman, minsan merong maganda yung expressway, barado yung mga exits. You're leading to and fro the expressway. Dapat luluwagan mo yan. Hindi naman mahal yun. Konti luwag lang. But at least dapat walang bara. The idea is walang bara. So that there will be a freer flow of commerce and tourism. Pag nagawa mo yan, may increase mo yung local and foreign tourism in other areas. Ngayon, magkakaroon ng trabaho doon. And then, gaganda yung kita ng mga farmers and yung mga manufacturers. Kasi, mas bumura yung transport cost eh. Yung products from Bicol or from products from North can immediately be delivered to Port of Manila for shipment to Visayas Mindanao and vice versa. Pero pagdala naman sa Visayas Mindanao sa Port of Manila, matideliver ka agad. Kasi daw mura lang kasi isang sakay mo sa truck, pagbaba mo nandun ka na eh. Now, is it expensive? Is it a dream? Eh kasi sabi ko kanina, maganda rin naman yung marunong ka mag-manage. Kasi sa management, sa private sector, we are trained to think na pag meron kang plano, paano mo gagawin yan? Ganun kagad ang tanong. Saan ka kukuha ng pera? I mean, unlike in the government sector, you can just continue proposing to them, hindi ka naman magpapaliwanag kung paano mo gagawin. Pero sa private sector, kung nag-propose ka na, na may balak kang gawin, ang tanong, paano yung pondo niyan? Paano ma-detail yan? Now, to me, BOT naman yan. Build up a rate transfer. You will just be giving yung counterpart. Kaya yan. It does not even form part of the budget. Kasi build up a rate transfer. May bayad naman eh. We're talking about metalway. Bayad. Mabilis. Kaya natatagal yan. May marami kasi humihingi sa mga investors ng pera. Pero kung walang hihingi sa kanila, maraming papasok sa atin. We need investments because we have to create jobs. And there are several reasons why I want this done quickly. One is, of course, para in the whole 6 years, marami kang magawang infrastructure, ma-unclog mo yung bara-bara. Pangalawa, ma-increase mo yung income para sa mga tourism, etc., yung commerce, ma-increase natin. Pangatlo, mag-create agad ang trabaho. Kasi kung magsisimula na yan, ang construction is very labor-intensive. Kaya, mag-ahayang kagad ng local yan. We need to increase employment kagad eh. Parami na parami unemployment. So we have got to address this. And one way of jump-starting this is to immediately give out this project. Na BOT naman. So hindi kailangan, it is not in conflict with the fact that you have a problem with the deficit. Kasi pag upo ng presidente ito, sasalubungin niya sa agad ng 300 billion peso na utang na kailangan bunuin niya. Kaya the more difficult question is, how are you going to do this? Nang, paano magagawa lahat ang sinasabi natin, sa education, sa ano, nang may 300 billion ka deficit. Kaya naman yan. Kaya sinasabi ko, kailangan marunong din yung driver. Okay. Koko yung sa quick question, siguro ito yes or no and a little explanation. Sabi niya, Senator Villar, you mentioned proper urban planning. Do you think it is time for Metro Manila to be unified under a governor? Alam mo, ganda sana yan.
yung course hindi maganda kaya lang malaking gulo. But yes, saga. No, but it would require a constitutional pero sa akin there has to be much closer coordination. Kasi kailangan. Short of that, I agree with that suggestion if only it can be done. But short of that, kailangan din may liderato ng konti. So, may impluensya mo yung ano, yung mga mapapag-usapan mo yung mga dito na mag-ayos-ayos. Kasi ang liliit ng bayan, gusto nila sariling plano eh. Hindi nga pwede, kaya nagbabara-bara kumbaga sa pasyente, bara-bara eh. Hindi kailangan, the idea is a free flow and a master plan. Mega Manila na eh. Hindi na, Metro is too small na. It has got to be Mega Manila na from Metro Manila plus all the way to maybe up to Malolo, San Fernando na yan. And south up to Calamba, Tagaytay, and east up to Antipolo. It's a Mega Manila plan. Pero kailangan yan. That's a very good question. In reality, sa isang urban planner, kailangan mo talaga yan. Dito lang sa drainage. It's a big mess. It's a big mess. Hindi natin ginawa kasi yung gumagawa tayo ng master plan na maganda yung plano ng Pilipinas eh. Yung C5, ini-issue sa akin yan. But C5 was done pa by the American architect after the war. Yun yung Circumferential Road 1, C2, Circumferential Road 3, Circumferential Road 4, 5, 6, 7. Hindi na tayo natapos sa 5. Dapat nasa 7 na tayo eh. Kasi hindi matatapos with the kind of people na bawat gumalaw ka, binibira ka. But I'm telling you right now, I've explained my part here. I did not make a single peso on C5. To me, it's a very good project. It's a project that benefited 6 million people. It is now being used by the all of the people of Cavite, Las Piñas, Paranaque. Ang ganda na ngayon. But we need more roads. And pinaliwanag ko na pinaliwanag. Pagod na akong kapapaliwanag sa C5. Minsan nakakaaralan ka pa na. Ba't hindi kayo sumasagot? Ay, naku naman, meron akong brochure, meron ako sa website, pa-interview na ako kay Boy Abunda. Ang dami ko nang ginawa lahat dyan. But I still hear you, hindi kayo sumasagot. Eh, hindi ako, napapagod na ako. Baka lang hindi ako na-interview na. But hindi kayo nakikinig. Mahirap naman talaga pag ayaw makinig eh. Mas sinasabi ko naman na wala akong ginawa dyan pera, piso, maski piso. And I'm very proud of that project. We need more projects like this. For example, yung C5. Yung Esitex, dumaan din yung sa Hacienda ng Visita eh. Ganun din. Ang laki-laki pa ng dinaano, 7,000 hectares ko. But dumaan eh. But how come wala nag-raise na issue na yun? The C5 issues. Alin din lang dinaano sa 6,000 square meters, 7,000 hectares yung sa Hacienda ng Visita. Did I say anything? Okay, we can move on to go to Rochelle for your question. Or W's. Our support system for doing it. In the past week, we've seen the body here depositing on the system. So, my question is, if something like that is going to happen, where we have a lot of people that W's in the future, what would you do? How would you support them? Our dream is to have a country na ang isang Pilipino, hindi na kailangan umalis para magkaroon ng trabaho. That is the long-term objective. That's why we want to provide jobs. We want to create jobs here in the Philippines. But now, we cannot do that immediately. And we have 9 to 10 million overseas workers. Well, putting that in proper perspective here, yun naman sa Dubai, ang nangyari sa Dubai, napunta ka naman sa Qatar, sa Abu Dhabi, Saudi Arabia, and Kuwait, where ang demand nandoon pa. Kaya ang remittance natin, actually, hindi bumaba. This year, we still expect to have an increase of 4.5% in our remittances. Nakakahanap pa din ng trabaho. So, itong OFW ay isang napakalaki problema na parang ito yung sakit natin nga eh. Na kung bakit dahil sa ating sa kahinaan ng pamamahala sa ating bansa hindi tayo makagawa ng sapat na trabaho
para hindi naaalis ang mga Pilipino para magkatrabaho dito. So what we have to create jobs in the long term. On the short term, kailangan mo yung safety nets. Ang safety nets kasi, yung mga OFW na kunyari 10 million yan, you have to assume na certain percentage niyan, magkakaproblema talaga na merong mahirap sa mga magkakamaluloko, nagugugbog, makukulong. That's why the state must provide a safety net. Dapat yan, malaki ang pondo ng dollar dyan, na automatically, pagka meron ng kaproblema na ganyan, pauwi agad. Kasi parang yung kotse, no fault insurance. Nagkabanggaan kayo, basta babayaran na kayo, regardless of possible may fault. Sa ngayon, pagka hindi documented yung worker natin, hindi binibigyan na O1 ng pera, mahirap yan kasi napakarami natin mga OFW na hindi documented eh. Pilipino rin naman yun eh. That's why we have to provide for the safety net until such time as we can create jobs for them to return to the Philippines. In the end, we need to provide jobs here. And that, to me, is the only solution. But hanggat hindi natin nagagawa yan, it's important that we provide safety nets. Well, as akin immediately, you uwi wala dyan. But hindi ganyan kasimple yan. Kasi ayaw rin nilang umuwi. Normally, pagka ganyan, gusto nila magpalipat. Kasi wala naman trabaho dito. Madali mag-uwi eh. Ang dami ko na nga naiuwi ng mga Pilipino. Problema, ayaw rin nila dahil ano naman daw gagawin nila dito. So what they want from the government is really to look for placements sa ibang bansa. Kaya dapat meron kagad tayong makikipag-usap tayo kagad sa ibang bansa para mailipat sila kung ayaw nila umuwi. And then yung gusto umuwi, iuwi. But if you say na iuwi mo sila, magtatago yan, hindi lahat gusto umuwi. Kaya yung nangyari sa Dubai actually, walang ginawa ang gobyerno. Pero nagkaroon na ang mga OFW natin talaga magaling din. Sila na mismo yung nagpunta sa Abu Dhabi. Kasi Abu Dhabi is very close to Dubai. Sila na mismo nagpunta sa Qatar at naganap sila ng trabaho doon. So para nagkaroon ng solution yung problem without the government lifting a finger. But I feel that the government must be prepared to do something drastic if need be. Should anything like this happen, kunyari nagkaroon ng gera, they must be able, the government must be prepared to transport everybody back. Hindi naman yun. Malaking bagay yung family. Yeah, I mean, so is there any program that you intend to do, program for the families of OFWs who are here? Because right now, it's as if they don't know that their families there abroad are working so hard, some of them have so many problems, some of them don't even have money. And by the time they come home, they don't have anything here. We have a sa akin, ano, alam mo naman yung hindi naman sana, ano, pero siguro iba namang klase na ang pag-umaral ko sa mga OFWs kasi nakikita ko na yun talaga yung pinakakawawa. Marami dyan talaga nagbenta lang, pati savings nila, inubos na nila para magkaroon pambayad ng mga placement fee. The victim ng illegal recruitment. And then naluloko pa. Yung nga yung kanina sabi ko, safety net muna. Yung muna pinakagrabe, kailangan masiguro natin na hindi nila aabutin yun. So we have to send more lawyers there. Ako kasi nakikita ko na ang budget ng DOLE must be increased 3 times. Not double, 3 times. Minimum. And then you have to change the structure of the DFA, yung Foreign Affairs and yung DOLE, para mas maraming tao malagyan mo doon sa mas maraming Pilipino. Okay? Now, basta importante muna yung safety net na kailangan muna walang masyadong maapi, walang masyadong maagrabyado. Madami ako nakikita ng ganyan. Yun muna. But having done that,
Then dito naman, mapoprovide ka ng mga benefits to OFWs. I have filed a bill, bagamat hindi pa na-approve, na napoprovide, for example, sa mga hospital for OFWs, ways for them to invest, etc. Trabaho is something na hindi natin maipangako eh. Dahil dito lang, we have an increasing unemployment problem. Kaya nga, ako ang ginagawa, binibigyan ko sila ng mga livelihood training. Yung personal ko ito, advocacy ko yan eh. But to me, the government can, kasi part of my strategy, kanina sinabi ko yung creating a competitive environment, kasi ang hindi na masyadong mahina productivity natin. We have to make our government officials compete with each other, ang premium, mga projects. Second is entrepreneurial revolution. We really have to encourage the, yung number one, allow the flow of credit to the small and medium. Kasi sa ngayon, yung iba sa kanila, maski may naipon, pagpunta rito, hindi sila makapagsimula, walang alalay. There is no government program for small and medium scale enterprises. Yung mga maliliit na yun, panjaryo lang yun. Panjaryo lang yun. As an entrepreneur, I can tell you, may mga brochure-brochure, pag bumanta ka doon, bibigyan ka ng brochure, you fill this up, etc. But hindi talaga massive. But what I want is to change to the point of changing the banking system just so we could ensure the flow of credit to the small and medium enterprises. Sa tingin ko kasi, kung dalawa pwede mo i-offer dyan, trabaho and yung opportunity mag-negosyo maliit. Pagka yun na naibigay mo, at yun ang in-encourage mo, kasi dalawang gagawin mo dyan, yung entrepreneurial revolution and yung competitive environment. The two necessary ingredients to really push us forward. Ako, I've long been an advocate of entrepreneurial development. And that's going to be the centerpiece if I make it. Centerpiece yung dalawa na yan. Competitive environment and entrepreneurial revolution, which will be perfect for OFWs. And how about the mindset of the Filipino family left here? Alam mo kaya ako, lahat nitong aking programa is sa precisely to address the problem of poverty. We are a poor nation. And I maintain that is why I started kanina with saying that leadership is important, managerial ability is important, experience is important. Because to me, unless you have these three, you cannot manage the economy well enough to create more jobs and address this issue of poverty. But once you address this kasi, mababawasan mo na yung lalabas ng bansa. Because talaga naman nasisira ang pamilya. I'm a family man myself. And sa active member ako ng Compass for Christ, sa Families for Christ. And you can see that the main problem namin, talaga yung pamilya, yung 10 million na yan, malaki yung problema natin dyan. Talaga malaki ang social cost itong OFW ito. That hindi pa natin hinaharap. We don't even want to talk about. But there's a huge social cost of these 10 million overseas workers. And hindi naman lahat, but it's a very significant problem. This has got to be addressed. But talagang ang solution ito, you have to strike at the root eh. Talagang kailangan mag-create ka ng jobs dito. To me, you have to put the country in a path, in the growth path of about 7% per annum for the next 6 years, specific, para makakreate ka ng excitement. The next president of this country must be able to manage day one. We have no time to lose. He will be confronting a deficit of 300 billion pesos and we will be facing enormous problems. Mindanao, lahat yan may problema. There will be a lot of corruption temptations. But day one, he should be able to manage. If on the first year, you fail to impress the foreign investors, first year you fail to impress the bureaucracy, first year you fail to impress the media, the officials, then your time will become an ordinary na lang, so-so ka na lang. Hindi, kasi very cynical lang mga Pilipino, very skeptical na. So pagka first year, you have the honeymoon, titinak ka muna niyan,
pag if you fail to accomplish anything significant year one, then lahat wala, normal yan, wala naman yan, useless mga promises. But if on the other hand, year one, you show na ang dami nangyayari, bid out mo na lahat ng mga kontrata, very transparent, you've invited more foreign investors, magkakaroon ng stampede yan. There will be a lot more investments coming in. Ang daming pera sa labas ng bansa. Hindi lang tayo nakakasali. But the world is very liquid. And there are trillions of dollars out there. Hindi tayo nakakakuha ng ating share. We have to be marketing oriented. Kailangan may marketing skill ka din para maka-attract na, para madala mo dito. Because yun ang makikreate ng jobs. In the end, yung mga investments na yun ang makikreate ng jobs. Coupled with entrepreneurial revolution, yung mga tindero sa palengke, etc. Then magsasabayan. Then that's how you create. That's how you start the solution to this problem. But if you fail in the first year, malamang yung buong 6 years mo will be a failure. Kaya importante yung wala nang time for OJT on the job training. You have to hit the ground running. Anybody with a follow up to this? Are you first? President. Marami naman akong president. You already look like a hindi ako mahilig kasi nagagaya ako eh. But to me, it's a... Kung meron na tayo naging magaling na presidente, hindi tayo ganito ngayon. Kaya tayo ganito ngayon, siguro hindi pa tayo nagkakaroon ng... Well, to be fair, some of the former presidents were good. Unfortunately, the problems are so huge, so numerous, that even a good president may not be enough. You have to aspire to be a great president. And kasi laki ng problema. Malaki ang problema eh. Malaki rin talaga ang ambition nito. We cannot underestimate the importance of competency. We cannot underestimate that. We cannot afford another 6 years of incompetence. And I have to look at other countries for examples of excellence in leadership. I'm sorry to say that while I have very high respect for our past presidents, they're very nice people, some of them, depending on whose point of view, of course. But in management, you judge the performance by the results. Looking at the Philippines now, it's very clear that we have been mismanaged. Ayoko naman mag-sound na parang mayabang, but it looks like we've been mismanaged these past few decades. The next president should be willing to be compared with the other presidents. He should be prepared to be compared with the president of Vietnam, Thailand, Japan, China, etc., US, Obama. Hindi siya dapat mayayanig dyan. Dapat, kaya rin niya. So, okay, contest ka po ako. Contest ka, Villar.
you can compare me with these people. You can compare me with Obama. You can compare me with Hu Jintao. Kung sino man yan. Okay lang. Because you cannot create a competitive environment if the president is not willing to compete. We have not had a president, for example, that has been a combatant in the field of management. And even our, with due respect to Jimmy, for example, she has not had managerial experience before she became president. Second question, for me, is about being the are you ready to crack down on these powerful families? Yung problema ng Mindanao, liderato yan. Hindi man nangyayari yan kung may liderato. So are you ready to crack down on these dynasties and powerful families like those families in Mindanao? What we see in Mindanao, it is a sign of parang, it's a picture of weakness. And this is happening because precisely weak leadership. Sa Mindanao, kailangan, alam mo muna yung problema niya. Kasi dumadami kasi yung mga warlords kasi mahina ang armed forces. Ang armed forces natin, matatapang. Magaling. Believe ako. But you and I know na kailangan nila ng better equipment, kailangan naman nila ng higher compensation, kailangan naman nila ng maayos na and more. To me, when you improve the AFP, and AFP has a lot of problems, you're improving it precisely to avoid bloodshed. You will have to expand the AFP precisely to avoid bloodshed. So that sila, kaya pag sinabi mo, disarmahan lahat ng warlord, kaya mong gawin yan. Sinasabi ko nga na, madali magsabi, disarmahan mo lahat yan. Sasagutin mo muna yung tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? No, I'm just telling you, in fact, hindi mo naman dapat sinasabi yan. Ginagawa mo na lang. Gagawin tama. But to me naman, sinasabi ko nga, have you demonstrated in the past leadership qualities? Kasi yan, hindi naman pwedeng, sige, pag ako na-elect, magiging leader na ako. Hindi ganun eh. When you're 50 already, you must have demonstrated already leadership qualities. Dapat nakita na yan. Parang integrity. Na-nurture po kasi masyado yung clan. But to be fair, hindi naman basta disarmahan, no. But you must also consider yung kalagayan ng mga kababayan natin doon, Muslims and Christians alike. They really have the law. Sa Human Development Index, they have the lowest. Kailangan talaga maayangan natin ng buhay naman ng mga tao doon. Ang baba ng literacy rate, ang daming walang trabaho, ang daming mahihirap doon. The poverty level is extremely high. We've got to address that. In other words, it has to be a cocktail of solution. Hindi naman para kang siga na darat. No, it's not that. It has to be a totality of yung approach mo. Has to be a cocktail and has to be comprehensive. As you improve the economic conditions, you strengthen the AFP. But you continue the peace process. Hindi pwede yung Malaysia mag-referee because pag sila nag-referee, may vested interest sila dahil we have a claim of sovereignty. Dapat yung independent. Pag pwede still, ba't kailangan pa sila merong foreign country, no? But to me, the peace process must continue. But at the same time, you must strengthen the AFP. And at the same time, you must raise the standard of living in that area. Pinakamahirap na region, ARMM. The lowest literacy rate. The highest incidence of poverty. That is unacceptable. So sabay-sabay mong gagawin yan. It has to be a comprehensive approach. So, okay. How long did you make an impact? Well, to me naman, whatever it takes, eh. I mean, it's a... kala ko yun. Ganun naman yan eh. Parang gamot yan eh.
ang antibiotics hindi pwedeng bitin. Ang antibiotics kailangan kumpleto ang dosage. Okay, in follow-up to that question, to that answer, sir, let's say it just By the way, having said this, please do not think the problem in Mindanao can be solved immediately. You will improve the peace and order, but the problem of Mindanao is something that is far more serious. You cannot remove the religious aspect of it. So, hindi ako nasasabi na, look, for several hundred years, that problem has been there. It is not going to be solved. You cannot solve it in 6 years. Parang diabetes yan. Minamanage mo lang yan. Minamanage mo yan. So that there will not be any bloodshed, so that the living conditions will improve, so that there will be less away. But the problem will take a long time to solve. Pero at least, yung mga tao hindi naghihirap habang inihintay natin. So you say that dapat kumpleto yung dosage. Let's say it's 6 years hindi pa kumpleto yung dosage. Will you fight for, let's say, governor or congressman of please know that you can continue whatever? Eh, kung di mo na nagawa as president, magagawa mo ba as congressman? I mean, by the way, to be fair about it, I am not guaranteeing anything. I'm just saying, on the basis of what I have done, I have the highest probability of success. But even I cannot guarantee 100%. So you're basing on your track record? Namubula ako, I say na for sure. I cannot say that. Yeah, I'm just saying that that's on the basis of my track record. Right. Pero, and talagang gagawin ko naman magagawa ko. Pero hindi mo masasabi 100%. In follow-up to that, under what circumstances will you file martial law? Alam mo, yung martial law naman, dalawa lang yan, rebellion, invasion. Okay. Wala naman mag-invade sa atin. Sala ka ng problema natin. Sinong bansa ang gusto magka-problema natin? Kung pipili sila na invade, hindi na siguro tayo. So wala naman rebellion, on the other hand, if kung may rebellion. But massacre is not a rebellion. Massacre, maski marami naman tayo, is not rebellion. Iba yan. Ang rebellion is an attempt to overthrow the government. So not murder? Murder, by the way, ayaw natin yan. Pero hindi yan kailangan martial law. That is simply a police problem. Pwede mo naman gawin yung ginawa nang wala martial law. Sa tingin ko, yung martial law na deklarasyon is a test. And in fact, ang problema ko doon sa ganun, may problem with the declaration of martial law is that we may have established a precedent that is very dangerous. Paliwanag ng constitution dyan, invasion or rebellion. Now, massacre. Nasama na. Wala sa constitution niya massacre. Rebellion lang ang invasion. But now, it has happened. Nangyari na. Wala namang umangal. Therefore, may precedent na. That may be used eventually. So, what can be done in terms of this style of GFAs of Uro Sulong? It's not Uro Sulong sa tingin ko. Hindi Uro Sulong yun. Talagang nag-establish siya ng president. No, but before, it could be ruled upon by the Supreme Court binawi niya. So in other words, that she's testing the boundaries of the law. Oh, parating ganun yan. When I was as a president, tinetest siya talaga. Remember, we went to Supreme Court 7 times. Ang problema lang sa system natin kasi, ang justices are appointed by the president. And she was there for 9 years. Assuming si it ends in May, in June 2010. And halos lahat ng justices appointed na niya. But what can we do under our system? The law is what the Supreme Court says. If you do something in the law, and the Supreme Court says it's legal, it is legal. Right. So shouldn't it be done for the justices to be elected?
Sa tingin ko, ha? Hindi naman. That is, I think that is precisely the reason why the term should be limited to 6 years. Eh. Because kung 6 years lang yan, hindi naman mangyayari ikaw mag-appoint lahat. By the normal, ano yan. Kaya lang nangyari ito kasi 9 years siya. Masyadong matagal. Pero kung 6 years lang si GMA, hindi naman dumating yung point na siya lahat ng appoint. But it's a tough ano, because you are now questioning the entire system. The system is, in fact, the president has taken over the power of the purse. He has taken it away from Congress. Siya na ngayon na nag-decide kung anong pupondohan. That used to be the prerogative of Congress. Ngayon siya na. Okay, we have 4 more questions here. We start with Tin, and then Dean, and then Anton, and then Pete. Sir, my question has to do with climate change. Ngayon po, UN meeting. So, maybe in a worldwide Congress. Copenhagen. Again. Okay. There should be no inconsistency. Like, kung may inconsistency about the Europe developed economy, US developed economy. Pero, but to be fair, with us, ha? Ang may kasalanan sa global warming problem, iyan mga yan, hindi tayo. Tayo ang biktima. Kasi tumataas yung tubig dati, tayo ang nasasuffer. Pero ang na-cause niyan, ang Amerika, ang China, ang Europe, between the three of them, 55% ng ating sila nagpo-cause na 55% ng problem natin. In fact, insignificant ang effect natin sa global warming. Sumasama lang tayo because we want to deliver a message na kung kami nga eh, wala masyadong contribution sa global warming, eh, nagko-cooperate. Dapat, mag-cooperate din kayo. Yung mga, kasi pag hindi nag-cooperate ng China at US, maski na mag-circle tayo dito sa Pilipinas, wala effect yan. But having said that, marami tayong pwedeng gawin dito. For example, yung mga planting of trees. Ako, I have never claimed to be an environmentalist, but I have planted more than 1 million trees in my lifetime. Ngayon, more than, nabibilang ako kasi I started this 30 years ago. But to date, I have planted 1.1 na. I've been planting trees. To be fair, marami sa projects ko, sa Las Piñas, nurseries, nagdi-distribute ako nationwide ng mga trees. Eh. But, yung other rate of reforestation, for example, 177 years, at this rate of reforestation, 177 years bago natin maibalik sa level ng forest cover natin ng mga 1930s, 1910 to 1930s. Now, we have to accelerate the reforestation. And, at least yung forest cover natin maitaas natin ng konti. If not, minimum prevent further decrease in our forest natin, but hopefully, ma-reverse natin process. Ay, madali naman yan. Ako, decidido ako dyan. Hindi lamang sa global warming, hindi lamang sa environment, but maganda rin kasi tingnan. And it will also improve yung beauty ng ating paligiran, and good for tourism, good for yung quality of life natin. So, di ba natin ginagawa yun? In fact, sinasabi ko nga sa kanila, huwag kayong global warming because hindi naiintindihan ng tao. Dapat, in addition to that, sabihin din natin yung economic benefits of tree planting, for example. Gaganda yung lugar, tourism will boom, water natin mag-improve, yung supply of water maraming benefits that can be derived from planting of trees. When I was the Speaker of the House, meron isang bill na hindi pumapasa, yung Clean Air Act. Pinwersa ko lang yan. Pinwersa ko talaga yan. Nagalit sa akin ng Executive Department. Because the government was against it. Dahil masyado mahigpit. But I forced the issue on Clean Air. Because
I really feel that we should decline it. Kaya, again, I have to go back to what we have done. It's very important that when one says, I am an environmentalist, I promote the environment, dapat pakita na rin niya, may nagawa na ba siya in the past na mapuprove na environmentalist nga siya. Now, this is very important because sabi ko, madali naman magsabi kasi ng ano gagawin mo eh. I think that ako naman, in my case, I have demonstrated this love for the environment when I forced the issue of Clean Air Act and with the number of trees that I planted. And then the bills that I sponsored in Congress since I was a congressman. If you track the bills that I sponsored on environment, ang dami niyan, and yung acts ko in Congress and yung aking foundation where I planted more than a million trees. Ito man, dinemonstrate pa yung aking pagmamahal dyan. And which, a challenge that I would like to throw at the other candidates. Dapat naman sabihin nila kung ano yung how have they been able to demonstrate this in the past. Dapat may pakita. Otherwise, pare-pareho kami. Okay, ganito, ganito. I can ask you, makigawa mo naman ako ng paper, babasahin ko mamaya sa speech ko. Di ba? Ang madali yun eh. Anyone of us can say, I love the environment. Tomorrow I'll plant them. But, nung ba nakaraan, ipinakita mo na ba yung pag-umahal na yan? O dahil kandidato ka lang? Paningin niyo naman po sa arts and culture. Alin? Arts. Arts. So, po ng gobyerno sa arts. Alam mo, maganda yan. And doon pa rin po yung emphasis niyo po that sa business driven economy. No, there is no problem. Role ng creative industry natin. Again, one should have demonstrated this love for art and kasi as I said, madali na naman magsabi I love art and culture. But well, of course, I nominated Don as a national artist. I've been nominating him for the past so many years. By the way, I also collect art. I'm not going to. But anyway, so when I was in UP, galing ako sa Tondo, Simba, Victoria. Pagdating ko sa UP, meron kami humanities. Hindi ko maintindihan kung paano ako matutulungan niya sa aking buhay. Kasi parang, pagtingin ko sa painting, iba-iba itsura. Eh, El Greco, mahaba. Hindi ko malaman kung paano humanities, makakatulong sa aking buhay. Pero siyempre, nung tumatanda na ako at nakikita ko na yan pa rin ang kaluluwa ng isang bansa. Then yun yung hindi pwedeng mawawala yan dahil ngayon ko rin nararamdaman yung pagka may, kahit paano na gusto mo ng musika, gusto mo ng nag-a-appreciate ka naman ng art. I love music. I probably one of the highest collection of music. I collect art. And tumutulong ako parating dyan sa art. Isa sa pinaka-neglected natin yan. But like sports, I look at sports and art as the two things na parang soul ng isang bansa eh, na hindi pwedeng mawawala, hindi kumpleto. Kumbaga parang yan yung, kumbaga sa pagkain, yan yung seasoning. Hindi masarap pag wala niyan. Parang, pero nung bata ako, to be honest, hindi mo maiisip yan pag nagugutom ka. Hindi mo maiisip yan pag wala. Pero hindi kumpleto ang isang bansa pag wala niyan. Napabayaan natin yan nung nagagalit, marami tayong galit kay Imelda, etc. So, nung pag-take over, nung pag-alis kay Imelda, ayaw na natin ang art. But that's wrong. Wala namang kinalaman yun. Di ba, parang suddenly, we don't want to basta natin para ayaw na ang art. But that's wrong. To me, if you know me, you will know that I like art. I don't want to know, but as I said, again, I have to go back.
you should have demonstrated this. And ako naman, if you know me, I'm willing, I have demonstrated this. In fact, kaya lang, alam mo sa, dito sa atin, pag sinabi mo art patron ka, parang hindi maganda, ano, connotation para kang, but to me, dapat pati sa masa meron din art, eh, may turo natin yan. Ako ngayon, complete reversal from what was my position when I was a freshman in UP, na I consider humanities as a waste of my time. It is important. It is the soul of any nation. Kasi sa akin, importante yung pride. Eh. Without the pride as a Filipino, pride as a nation, hindi kaya asenso. And parang hindi mo matitip, hindi kumpleto yung pride na yan pag wala ang arts and culture. Yung kultura, importante yan. Sariling wika, importante yan. Kaya ako, lately, mas taga-active ako sa mga ganyan. Nakikita ko kasi na wala naman masyadong nasusulat sa atin dito. Wala nagpo-propagate, wala nagpo-promote. Wala pang pangulo na nagbaka ng arts and culture ng in a bigger way after yung ang matos ng araw. Okay, do you have follow up to that? Okay. Sir, ako si Richard Wilson, sa creative project. Balik po, member po ako natin sa mga animation group na tinatawag ko ito. Kami po yung gumagawa ng mga independent animation. At napakarami ko na pong kilalang mga artists ngayon dito sa atin na almost half po na mga international animation mga forms ay dito po ginagawa. Pero hanggang ngayon po, wala pong support ang gobyerno sa mga tao. Lalo na sa pagkilala po sa sining ng pag-gubit ko. Well, yung actually, ano ko, mahilig sa cartoons. Alam mo, yan, kasi ako yung very competitive person. Para na nakikita ko bakit kawawa naman yung ating mga athletes, hindi na nanalo. Bakit kawawa naman yung ating mga sa mga artists na ganyan, hindi na po promote. But, in fact, yan ang mura eh. Yan yung konting tulong mo lang. Malaking magagawa sa pride natin. For example, si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, ito yung mananalo. Iba ang pakiramdam ng Pilipino. Parang maya. Yung very rare na nararamdaman natin pride, nararamdaman natin only when Pacquiao wins. But we can have more of this eh. And sa mga gagaya yan, sa creative arts, hindi na susuportahan. In fact, sayang ang Pilipino because tayo ang we are viewed pa naman as one of the most creative na bansa sa Asia and hindi nadidevelop. Sa schools kasi nakikita ko yung mga yung nakikita ko sa foreign elementary schools and high school. Talaga nadidevelop sa kanila yung arts, yung paggawa-gawa ng mga craft, mga shape, yung pag-drawing nila, pag nadidevelop, hindi nadidevelop sa atin. Mas kakulangan nga ng ano sa primary, hindi na susuportahan. Well, what can I say, no? I'm just saying that indeed it must be promoted. But again, it is, titignan mo yung kandidato, talaga bang ito'y mahal nito yung kultura, mahal nito ba yung artist, mahal ba nito yung mga sports. Ako sa tulong mo na ipakita ko naman yung mahal nito. Ako, I want to be the champion of Filipinos everywhere, whether in the field of sports, in the field of the mga creative fields na ganyan. In any field where there is a Filipino involved, we must be the champion. We must be behind him and support him all the way. Kasama yung senior. After the pilot testing of the automated elections in the ARMM, and then we're going nationwide on automated elections. And up till now, Comelec has not educated the people about it. And we only have about less than 5 months to do that. Natatakot ako sa automation, to be honest with you. Even I am afraid of automation. Baka hindi matuloy yun eh. O baka partial lang. Marami akong mga naririnig na parang hindi ready,
parang hindi pa handa eh. Baka ako magkagulo, eh magamit lamang kadahilanan ito for something. Kaya yun ang kinakap ako. And I'm also worried about what can we do? Even the bishops are supporting automation. And it passed it to a law. We can only well, try to prevent cheating. Pero limited naman ang magagawa ng bawat isa kung talaga may plano. Hindi ko kasi, ang problema, hindi mo naman alam kung meron nga o wala. Hindi mo nga alam kung ito eh deliberate o talagang nangyayari lang dahil sa laki ng proyekto. But, I can only say that at this point, talagang concerned din ako dyan. Kabado din ako dyan. Baka masayang naman ginagawa natin. So what is your advice to the Filipino people? We can just be vigilant eh. We can just be vigilant ito. And kasi alam mo, nung mga nakakaraang panahon, nasanay na tayo na pwede lahat eh. Marcel Lunga, pwede rin. Wala namang umangal sa atin. Yun yung sinasabi ko, noon sa Supreme Court, nakikipaglaban naman kami talaga eh. Kaya ako natanggal sa Senate President. The Senate during my time was very independent. Very independent. Wala ka ng follow-up? Wait na. Wala ka ng follow-up? Your follow-up, please. Well, ang animal depende sa space na required, no? Fisheries, for example, gustong-gusto ko yan kasi 7,000 islands tayo plus yung nakukulture mo na yan eh. But sa animal, yung mga baka, kaya nangangailangan ng malakihan na area, wala tayo yan kasi ang Pilipinas, marita, eh, mabundok tayo kasi. So, pwede lang tayo mag-focus on commercial production. Mga baboy, chicken, yung maliliit na area lang ang kailangan. Hindi pwede may mga grazing. Well, to be its food. Kasama na yan, dapat mo encourage. In fact, ang isang problema ng agriculture natin, alam mo, sa coconut, wala rin, in addition to coconut, wala nang ginagawa ng farmer eh. Dapat kasi meron pang additional sa income eh. Kasi parang kulang na kulang yung ginagawa niya. Maghihintay lang siya malaglag yung niyo. The yield is too low. And he must be taught how to do other things. I mean, other than the coconut activity. Part of that is kung ano yung sistema. But Thailand was able to do this. Ang malakihan yung poultry ng tsaka yung tigre ng Thailand way ahead of us. This is something that can be developed considering na 90 million tayo eh. Smuggling though is a problem that must be addressed dito. Minsan, dumarating yung smuggling. Smuggling, of course, must be addressed. Isa ka po yun sa mga naging problema ng example, ako galing sa kababuyan. Smuggling. Sector. At the last point na yung suporta sa mga farmers, wala doon from the government, kaya nangyayari. Tulad ngayon, mataas yung price ngayon ng baboy kasi parang madami yung mga farmers na or inawasan yung nalagaan ng mga baboy ngayon. Mga problems sa sakit at sa smartphone. Basta ang overall agriculture natin kasi, the problem of agriculture parang isa daw dalawa eh, it's government neglect eh, it's a pangkalahatan that affects hindi lamang yung animal industry, fishing industry, and practically all industries eh. It's a total neglect of agriculture eh. But if you look at it from a worldwide perspective, yung buong ano kasi, yung buong dating, in the past 2 decades, na-neglect yung agriculture kasi nauso yung
yung agriculture hindi na ganun ka-importante. Import ka na lang. Kung wala kang, kung wala ka, mag-import ka na lang. Eh, mas mura pa. Nagkaroon ng ganung thinking. Until magkaroon ng shortage of food, ganyan everybody is thinking about food security. But for 2 to 3 decades, nawala na yan eh. So now, balik uli. Balik uli. In my case, it is not just a fad. We really have to do that. Because akin naman, di ba objective ko, 70% of the poor in the Philippines are in agriculture. Kaya pag nadali mo yung agriculture, natulungan mo yung 70% na mahirap. Kaya ako yun ang aking objective sa agriculture. It has to be the top priority because the entire program ko is poverty. And si 70% ng mahirap nasa agriculture, hindi mo pwede i-neglect doon. Otherwise, ni-neglect mo yung 70%. Your program will fail. Okay, thank you. Peter, you have a question. Sir, from I'm the youth. Peter from Voice of the Youth. It's a volunteer. Ano po yung, bilang presidente, ano po yung pagiging plano sa kabataan at kabataan na tulad? Sa kabataan kasi maraming aspeto yan. Wala naman plano lang sa kabataan. Pag sinabi po kasing kahirapan, kung mas maraming pera yung mga magulang, mas maraming magagawa yung mga bago. Mas, yung pag isang bansa yumaman, nag-i-improve yung edukasyon, nag-i-improve yung kalusugan, nagkakaroon ng pagkakataon na ng mas magandang pamumuhay, mas maraming mga magagawa sa sports. At pag conversely, pag wala namang pera ang isang bansa, gaya natin yun, kulang na kulang sa eskwelahan, wala man lang mga playground, arts and crafts sa elementary, wala naman yun. Hindi na didevelop yung artistic at yung mga bata. Maraming in fact, ang problema natin, nagugutom. Kaya ang baba ng ating score sa mga examinations, sa survey, ay dahil sa marami sa ating mga mag-aral, nagugutom. 15% lang nakaka-graduate. Masyadong mababa. At ito'y dala ng kahirapan. Kaya, hindi ka pwede magsabi lang ng isang programa sa kabataan because to me, ang kabataan dapat kumpletuhin mo yung bigay dyan. From sports, education, kalusugan, sabay-sabay na ibibigay mo sa kanila yung pagkalahat ng pangangailangan nila. Hindi yung parang bibigay mo lang ng playground or papakanin mo lang. To me, it's that yung pag sumigla yung ekonomiya at na-address mo yung poverty, magfi-filter daw yan sa mga bata. Ang bata ang makikinabang yan, primarily. Paalam ko lang po, especially sa center namin ng Katapansan. Nang, nang? Katapansan po. Disabled. Ah, disabled? Maraming pong disabled po, especially yung mga din, walang trabaho. Nagkaroon po ko ng benefit para naman sa trabaho. Even graduates po ng disabled, pero hindi ba po ng trabaho? Sa akin? Diyan, special program yan. When you have an entrepreneurial program, dapat meron special program para diyan lang. Kasi pag hinalo mo yan, kasi parang dapat diyan merong programa. Sa kalusugan lang, nakikita ko sa health. Yung aspeto na yan, hindi napapabayaan masyado. In fact, health is the main problem pa yan, bukod pa sa livelihood. Dalawa yan, livelihood and health. Marami sa atin ang hindi makakita na pwede naman makakita. Maraming mga, kasi sa alam ko yan sa mata eh, na hindi naman dapat nabulag yan, nabubulag. Maraming mga activities na magagawa sa pag-aaral lang sa may mga kabansanan. Kaya there has got to be a special program. Ngayon, ito, makakailangan na naman ng more budget dyan. But that's why, I have to go back na naman doon sa bigger pie. Kailangan gawin yan. But, naniniwala ako na pagkasigla ng revenues na kaya, tingin ko kaya naman gawin, na una yung dapat gawin, mabibigyan lahat ng attention dyan. But ito, kailangan special attention. Hindi mo pwede ihalo sa lahat. Pag sinabi mong problema ng kabataan, problema ng tao, there has got to be a special program para dyan. Okay ka na, Peter. We have one more question with Anton. You have no question, Anton?
Because we'll open the questions to the viewing public in Twitter and Facebook. So Anton first. Okay, question is, what if Mar Ross was your vice president? Or Manny Fernando or Eddie Masa? Will they have a role in your government? Oh, naman. Wala na akong problema maski ganun. I mean, ako siguro sa lahat ng sa mga politiko rin siguro, makikita naman na hindi ako nagtataling eh. Kasi, ano ko eh, I'm a builder. Constructive ang aking stance, hindi divisive. In fact, a lot of people are asking me how I was able to put together si Bongbong at si Casador. Sabi ko, you have to unify the country eh. Liderado yan. To me, liderado yan. Napakaganda, napakahalaga na magsisimula ka ng pamamahala ng isang bayan na buo. Hindi pwede yung mamamanis mo lang kalahati. Kalahati, bahala na. Hindi pwede yun. If you become president, you're the president of Muslims and Christians alike. You're the president of Ilocanos and Ilonggos alike. You're the president of the left and the right and the middle. So, under lahat yan, ikaw ang pangulo nila lahat eh. Kaya, pagka nagdadala ka ng mga biases, prejudices, it will be very hard for you to govern the nation. Mangyayari sa'yo, divided ang nation mo, and all the way, but when the nation is divided, it affects productivity. It affects yung objective mo of moving this country forward. That's why it's very important for the next president also to have that capability to unify the people. Kasi kung halimbawa yung partido mo lang hindi mo ma-unify, wala kang problema. So we will open the questions to the Twitterers and in the social chat. But I have one question here from GetRealPhilippines.com. What is your position on foreign ownership of land? Is there some opportunity to model foreign land ownership on the Singapore or Taiwan model? Sa akin, if it is I'm indifferent that. I don't think it is something that if you get, biglang sisigla tayo. On the other hand, to me, kasi I look at amending the constitution, that's no big deal. Kaya lang nagkakaroon ng big deal yan kung ginagamit yan to extend one's term. But if the people want it, it's not going to be priority. For example, if I become president, I don't consider it as an imperative. It's not going to be priority. But if it happens, it happens. You have some questions from the social chat? Yes, from Twitter. Pangkahan na ito. Di ba mabrangka yung mga tanong na? Hindi. Mas prangka pa dito, grabe. Okay. I think these are two more or less similar questions. Number, the first is, if you believe transparency is key, will you disclose your campaign contributors and how much they are giving you? Number two, Senator Villar, how will you convince us that you will not use your position to gain unfair advantage for your companies? And would you like to believe? Oh, no, yung pangalawa. Yung second one. Yung una muna is... Po, if you believe transparency is key, will you disclose your campaign contributors and how much... We are mandated by law naman to do that. Number two, wala problema doon. Okay. In fact, before I do that, it would be siguro maganda rin na pag sinasabi ng iba na transparent, I will not be influenced, mga integrity ganyan. Siguro, sasabihin mo rin, kung ikaw tumanggap sa malalaking contributor, dahil sigurado sila magpapatakbo ng bansa kasi sila ikaw naging pangulo. Masasabi ko lang, ako naman, mainly ako rin gumagaso sa akin, kaya wala akong boss. I'm my own man, and wala nagdidigta sa akin. Ako yung, what you see is what you get. It's Manny Villar. What is your follow-up to that? The second question here was, how will you convince us that you will not use your position to gain unfair advantage for your company? Well, to me, ang business ko, halimbawa, in the past, is housing. And housing is not a business na meron mga government protection like PLDT, Meralco. Housing, wala pa nga akong kilalang bumili ng bahay dahil senador ako eh. Baka nga pagdala mo senador ako, hindi bibili ng bahay.
Ang bahay is a free market thing. You buy anywhere. I buy from Ayala, you buy from... I mean, it's free market. Nag-advertise ka kung may bumili, bahala. Hindi, precisely, I don't want businesses na may government approval or government, even in the past. I don't need any, we never needed any government help in our business. In relation to campaign finance, because you've invested so much in the campaign, do you intend to recoup your investment in some other ways? Or talagang... Madalas matanong ako dyan, in fact, sinasabi ko nga, I have so many dreams in my life. Aano mo naman yan? Yung kunyari, nakapagpundar ka, lahat naman yan, hindi mo madadala naman yan sa hukay. Eh, pero maganda siguro naman din ay matupad mo yung pangarap mo. Meron na ako magandang pamilya, okay naman. So, paano? Natupad ko na yung pangarap ko, naging okay naman ang business ko. Natupad ko na yung pangarap ko maging speaker. Hindi na pangarap, it's more of, nung maging congressman ako, siyempre, naging speaker ka, senador ka, naging senate president. Natutupad naman ang aking mga pangarap din. Ngayon naman, sa stage ng aking buhay, nakikita mo na ngayon to sa bilang isang public servant. Na, kasi ako gusto ko parati yung to do something that has never been done before and to do something na napakalaki ng epekto. Kaya nga, I set a target of, nung bata ako, gusto ko mag-plant a million trees at planet. Nung bata ako, nung masisimula ako sa housing, I said, gusto ko magtanim ng 100, ano, maggawa ng 100,000 homes to be the Filipinos with the most number of homes. That was my dream ng araw. Nakamtam ko naman yon. Pero ito naman dream na being the man who will turn this country around, save us from poverty, it is something na hindi mo mapipresyuhan. Ito isang bagay na worth it eh. Hindi mo pwedeng lagyan ng price tag yan. Pagka ikaw yung, kunyari patay ka na, at para ma-remember ka na yan yung tao na nag-turn around ng bansa, na nag-alis atin sa kahirapan. It's something na palagay ko, kumbaga sa painting, hindi priceless yan. So the return on investment is your psychic feeling of At a certain point, hindi na sa pera yan. In fact, long, matagal na yan. Tatlo. Si Paolo, si Mark, at si Camille. Isang babae lang. Dalawang, medyo may gap ng konti. Magkadikit yung dalawang lalaki at si Camille. How old are they? 30 plus na siya ng dalawa. And 24, 25 si Camille. Okay na rin. Maganda, very close eh. In fact, since the first Christmas namin pamilya, no, lumabas si Paolo, hindi pa kami naghihiwalay ng Christmas and New Year. For more than 30 years, hindi pa kami naghihiwalay as a family. In fact, this Christmas and New Year, sama-sama na naman kami naglalabas kami. Every year. Christmas and New Year. Anyway, there's a question also being asked. Why were you not at the presidential debate? I'm always there. I was there sa ANC, sa local government, di ba? Sa yaya. Harapan. I was there sa... Hindi naman lahat sasalihan ko. Kasi alam mo, ang problema kasi naman, okay naman, sumasali naman ako pag gusto ko. Kaya lang, I cannot say na I will join. Gusto ko, one lang. Ang gusto ko kasi, ang dami-dami namin eh. That's true. Pero how can you in 2 minutes that's true. You can just show your... Convince people that parang kami tinatanong ano yung gagawin namin. Whatever happened to what we have done in the past. Pero hindi ba mas importante naman yung sabi ko nga, tatanungin mo lang yung gagawin. Abay, di napakaraming tao naman ang maganda yung sasabihin. Pero ang nakakahiwalay na ito at magiging basihan mo kung kaya mo yan, yung nagawa mo sa nakaraan. So the question is, ano lang, sabi ko nga, yung tinanong ako, isang forum, kung ikaw yung driver ng bus, saan mo dadali ng bansa? Sabi ko, kailangan, tignan mo muna kung marunong mag-drive yung driver. Hindi naman pwede siya mag-drive, ang masasabi siya yung driver, hindi pa ako marunong mag-drive, pero yung tatay ko marunong mag-drive.
in that forum, they, although it was limited time, it showed their ability to deliver, and they like that, like, you know. Well, that's what I'm saying. Okay naman din yon. Sabi ko, I joined. It's not that I did not join. Mm-hmm. I did not join everything. Okay. You'll be joining the next You did not watch the others, eh? Hindi ka siguro nanood. I was there sa ENC. I was there sa 7. Sa Undoy? Ah, so, yeah, I was there in the, ano. So 7. Sarang 7. Tapos sa local government. Right. But that one kasi ang dami nila. But, you know, I was right there. Noong unang iniimbitahin ako niya, sabi ko, magdi-debate tayo, 18 kami. Can we not at least wait? You know what happened? Lahat nung nandun, wala na. See, I was there in the TV station. See, I was right. In other words, lahat ng mga originally na-invite, I'm no longer running for president. Right. That was before. That was my point. But that was after kasi the filing. So, we were not sure the candidates. And it increased the ratings for some. Yeah, in maybe. That case, so we will be attending the future forums. Yeah, pero... just to show how you... You know, okay naman, that's why ako, limited talaga yung ako time sa tingin ko, dapat para sa stage one-on-one, no holds barred, that's true. No limit, where you can really show what you have done, what you will do. Mahirap yung 1 minute, nagiging showbiz eh. Kung ano, parang sa akin, it's not fair, the people deserve more. I say, one-on-one. This is the advantage of the technology now. Like, we can, but even I have no problem, I'm attending, I'm just saying that. After a while, it becomes a showbiz na eh. Parang pagandahan ng ano, parang Miss Universe na goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. I mean, it's true, the, the problem of the country is very serious. I mean, this has got to be discussed. But like this, That's true. Extensively like very, this. But you will have to detail, because then you can really assess, does this guy know what he's talking about? Or motherhood statements lang ito. Dapat kaya mo i-pursue eh. Pag sinabi pa mo i-pursue, tutulungan natin yan. Then you must be able to give detail exactly how are you gonna do it. Jane, is there other questions on that? There is one. That's it. What specific measures would you undertake to address the issue of political dynasties? Well, there is no law on this. That is the problem. Walang batas dyan. Kaya dapat may batas muna. Because otherwise, how can you implement something now when there's no law that governs it? It was put in the Constitution as a general, ano, pero walang law na nagpasa dyan. Kaya ngayon, hindi mo masasabing a law is being violated. Well, sa akin naman, yung sa environment niya is very important. And to me, looking at the other vice presidents, okay si Loren. Okay na okay, sir, or okay? Okay lang. Who are the other vice presidents? Kumpara naman sa iba. Okay, but I think Loren sa clear naman na okay din. Maganda naman yung at least babae naman din. Better ba? In fact, as I said, my senatorial team, I have, for my whole team, I have 6 women. Maraming representation ang babae sa aming team. Meron ba kayong representation ng this land or the other, the third sex? Looking at my members, just kidding. No comment? No, well, they did not nominate anybody. We would have considered. Ah, sorry. Dean had a question. I have no problem with sa akin, okay din. If they nominated anybody, we would have considered. Sir, another question. Yeah. Which of all of the presidentials, when they are asked about RH bill, ang sagot is, I'm pro-life. I have so, no, is it a yes I or am no? Pro-life. Yeah, you're pro-life, but is it yes or no? I'm against it. When you say you're pro-life, you're against it. So well, you I've never been, I have never been, I know it's an unpopular bill. I know it's a popular bill. Yeah, it's a popular, yeah. And, kasi,
we have long been members of Couples for Christ, and I've never denied that. And you know, I've never viewed population, a big population, as a constraint. I think the problem is incompetence in management rather than the population. And I feel that a competent president can manage even the population this big. Okay. Now, United Nations has a Millennium Development Office plan, and as a president of the country, you're going to report there. Maternal health is one of them, one of the issues, and infant mortality. Now, how would, if your studies against the RHBL, what would be your plans for maternal health? Well, I have a huge plan for health program. Okay. In fact, we have neglected natin ang health program. Our health natin is only about 1.3% national budget. And about 200 million pesos is spent on health every year, mainly sa private yan, no? Balit lang sa government. Sa government, between PhilHealth and yung ating government, siguro mga 50 lang yun. Kasi mga budget natin, balit lang yun. But, ripe for reform yung health natin. Dahilan sa maliit talaga siya relative to what is being spent by the government, it's too small. I feel that if you double the budget of the health, I know the constraint. It is not saying na parang hindi mo alam sinasabi mo. I know. Kung mga 1% or 2% lang, kaya mo kumuha or even borrow. Because today, we are borrowing pakonti-konti for a lot of other uses. But the one area that hindi tayo umuutang sa health, dapat there is a clear into one time, improve all of the hospitals natin, buy better equipments, remove from the salary standardization law all the doctors and nurses and increase their pay. Because iiwanan tayo, maubusan tayo ng doctor and nurses. But they cannot be given increases because they're governed by salary standardization law. We have to remove them from the salary standardization law so that we can double or triple their salaries. Once we've done that and bought equipment for our hospitals, now mind you, antang sa kong pera, I feel that we can get, if we have to borrow, we have $56 billion debt. Walang problema, increase mo yan ng $500 billion. Pero bibili mo lahat. But sir, the World Bank, the AIIB, and the other multilaterals, they have shifted from the hard infrastructure. I know from this, they have shifted them from most of the hard infrastructure. They have shifted because marami na sila. Wala pa tayo. Look, ako, I have seen it with my, I have a brother who died when I squatter kami. Wala kaming pera. So yan, hindi na yung mapagamot yung kong bata. Danny pangalan. Nakita ko na yan. And it's not easy. And I tell you, nung panahon na yun, doon ko nakiinisip yung aking na wala dapat Pilipino mamamatay na hindi nakakatangkap ng medical attention. Kaya pag sinasabi mong aalis ka sa hardware, wala pang hardware. For example, when you talk of cancer, hindi pwedeng may cancer ang isang tao na wala siyang matakbuhan. That has to be provided by the state. The state must guarantee na pagka ikaw ay may sakit na cancer or sa heart, yung life and death, you must be given free medical attention. That must be a minimum that a Filipino should be able to get from the government. And the government must be able to provide that. Kaya naman. Kaya. To me, if you have to borrow, then borrow. If you have to, but you must provide that. Hindi na naaawa ko pag yung may cancer, hindi mo alam kung saan tatakbo. Life and death, nagda-dialysis. Wala na pambayad ng dialysis. The state must be able to provide that minimum. So, Senator, will you strive to do that? No, I will. Precisely. That is part of my program. Free medication for all these life and death. Yes. But that is a fundamental feature of my program. And that is not an empty election promise. So, as I said, I am trained na pag may sinabi, meron na akong parang more or less idea of how I'm going to do it
how I'm going to finance it. Then you get my vote. Now, if the reproductive health bill, you're against it, is there any no, other... No, wait a minute. Wait. I am against it. Yeah, did it you have being a, made into a law. A law. Yeah, huh? That's why. Do you have a program that will, like, yes, follow the same idea? To me, an improved healthcare program, kasi itong PhilHealth natin, medyo may depekto din eh. Kasi parang tutulungan ka lang nila. Pero may pera ka muna. Mm-hmm. Kumbaga, they pay 30%. Eh, but when do you get the 70? What but, specifically in the RH bill are you... no, to me naman, the negative, hindi to me lang, it is being it? Mandated into the law. Okay. Okay, pero it's up to you. I mean, parang sa akin lang, ayoko lang nang gawing lawyer. And, but, let everybody decide on his own, on her own. Ikaw bahala sa sarili mo. Pero yung ilagawin natin batas is something else. Pero ako hindi ako nagkaganon-ganon yan. Yung ibang kandidato nagkaganon-ganon. I've yes. always been consistent. Yes, it's true. I know, marami nagkaganit sa akin, pero hindi, pasensya na, pero yun po ating posisyon. Kasi hindi kumaano yun. Whenever there is a doubt as to whether you're committing kasi life yan eh. So, maghahaba masyado ang debate dyan. When we talk about human life, it's, I don't want to take any risk. On life, can you tell us about the state of your health? Because if you will become president, you will be really... Knock on wood. Knock on wood naman. Second check up. Mukha namang naman, so far. Ano yung masabing natin? Kaya muna nga just takuhan yung mga parang. Okay naman tayo. I still... regular naman tayo. But of course, it's something that nobody can predict in the future. So there are no scandals that you need to disclose now? Scandal! So that they're going to be used against you, you know? It's a scandal. Hamon na tayo ng labasan. No, yung mga personal ba? Yung personal, mga ganyan. Precisely. Oh. Ah, iska mga ganyan. Yung mga, alam mo naman, mga second scandal, wife, other children. Ay, like yung mga ganyan, hindi, yan ang mga ganda. Dapat i-bring up mo yung sarado kandidato. It is close yun. It is close na. Para, my wife, know. my wife is my first girlfriend. Oh, really? In UP? Hindi, classmate kami. Wow, sweet naman. Yeah, but see, classmate kami. Wala po yung question. But who is the last? Wala daw, barkada ako ng college. Eh. Who is the last girl? First girlfriend was me. Well, I can say she'll be the last, but chances are, wala pa naman akong plano. Wala na, matanda na tayo. No, but I'm just saying, no, don't naman. It happened. Yeah, I know. At least happened. Exclusive I mean, lang, di ba? Oh, pero sa akin, I'm happy. I mean, wala akong tiyatago sa family life ko. We're quite close as a family. We're very conservative. I'm very conservative when it comes to family life. But I do not impose my morals on others. I mean, I'm very liberal when it comes to looking at others. I'm just strict sa akin. Wala naman akong, hindi ako nag-judge ng tao, whether a tao is good or bad. Just yun, ako din. It's in the state, statement of assets and liabilities. The market is something that moves from day to day. Ayun, mababa, stock market, mababa. But the network has spread the law is there, it's properly funded for. Statement of assets and liabilities. So the donations to your campaign fund will be declared? Yep. Wala nga eh. Alam mo, kasasabi nyo kasi kasasabi nyo na mayaman ako, wala tulad ng doon eh. They say you're the richest. Yan ang problema eh. Kasasabi wala kasi, naman ganun. Kasasabi kasi marami kong pera eh. Pwede rin kayo mag- fundraising. Yeah, but really, it has discouraged a lot of it. But okay, it's life. Okay naman din. But I'm just saying that why should not be a hypocrite? Kasi sabi mong, you will be ganito, you will reform this, you will reform that, and then at the same time, ask money from some tycoons. Eh, teka muna. You'll be beholden. Kasi, beholden ka doon. Don't tell me na
hindi mo iintindihan na interest, no? Sir, what will you do if you have any relatives who are in businesses? Ang maganda, alam mo, maski sa business ko, hindi ko nang papasok na relative ko other than my... Halos wala. Hindi ako mahilig sa ganyan. In fact, in my business, wala akong relative. Siguro, my son lang. My daughter, ngayon lang. But hindi ako yung time na lalagay mo yung kisa mo doon, lalagay mo yung kapatid mo doon. No. What about him? I help them. Under, ha? The outer circle, yung mga kisa, Wala rin. Even in my business, even in the government. Sa Senate, wala akong kisa doon, wala akong kapatid doon. Sa mga government, wala akong kumakanak sa government eh. Of course, my wife is ako. Elected pero my wife, kung gusto ko. But hindi ako mahilig yung ganun-ganun eh. Problema ko pa yan eh. Yung tulungan ko na lang sila on my own. But yung ipapasok mo sa trabaho, nagiging liability mo pa sila. Parang cargo mo pa sila eh. Kung may gawang kalokohan, then yung bigang answerable pa. Sir, do any of your children have political interests? Well, my son is running for Congress. But I cannot say that he has any political interest. Kasi, ano lang. Eh, mama niya kasi nag-expire na yun. Natapos na yung term. And his mom, asked him to run. Pero hopefully, eventually. I don't look at it as political interest. I look at it as public service. Hindi naman masama yan. It depends on what you will do when you become a congressman. Sir, nais ko pong gawin din yung pasalamatan, President. Namili po ako ng bahay niyan sa Tamayan, sa Pasipi. Kasi nung huli ko po kayo nakausap, ako po ay nagpahal ka sa inquirer ko na alat. Ah. At after po nang talagang kumulat din po ang buhay ko, ay naging inspirasyon po yung mga sinabi nila. But I hope mas marami po po tayong inspire ng mga tao at mga kapatapat po natin. Oh. Alam mo, marami pa akong gusto ikwento sa mga ganyan, bawat each aspect. I have so much to say. And so, pag sinabi mo sa akin may 1 minute ako, parang na, it's not fair. That's true. But there's so much to be said. For example, sa atin, ang mindset natin is really employment. Eh. And although walang masama sa employment, to me, competition. If you can try to be better, even as an employee, even as a manager, there has to be, para dapat magko-compete ka naman. Talaga na, alam ko yan, lahat ng bayan sa Pilipinas, isang klase lang ang competition, beauty contest lang. Kaya lahat kami na imbita, a good deal of the time of the politician is used as a crowning beauty queen. Na wala namang masama. O pero talaga maraming oras na nauubusan. Kasi lahat ng piyesta, it's normally highlighted by the crowning of the fiesta queen. And malaking pera na nag-gastos dyan. And in time, lahat ng leader nandyan, lahat ng politiko, because yun ang main event eh. Pero sometimes, pag naiisip mo rin, ang daming sayang na energy and money and effort doon. Although, nung una ko sabihin yan, aalisin mo yan. Sabi ko, aalisin, ang dami nag-alit sa akin. Kaya sinasabi ko na ngayon, dadagdagan ko yan. Yung beauty contest, magkakaroon din tayo ng mga productivity contest, pinakamataas na harvest per hectare, pinakamalaking yield per hectare, yung pinakamalaking baboy, pinakamaraming, basta yung kung ano yung product nyo sa town, then there must be a competition from among the players there. Pagandahan kayo ng ganyan, pagandahan ng bag, pinaka-successful entrepreneur, yung pinaka- tagumpay ba? Ganong contest. In addition to the beauty contest. So, dapat na yun. Sir, on behalf of the online community, we would like to thank you for sharing your time with us. But I'm not saying we're closing, Lord. Okay. I'm only asking okay. A question. Okay naman sa akin yun. Kasi alam mo, mas unhappy pa ako sa ganito. I realize, mas kauti lang naman ang nakakaala, nakikinig. Kesa sa TV, mas marami. Pero sometimes we I also... We are gonna post the video. Oh, but I also enjoy this because it mas nasasabi ko sa sarili ko ba. Kasi parang hirap talaga yung 1 minute, that's 8 minutes.
parang ito talaga, I'm willing to be scrutinized and asked and evaluated, and wala akong problema sa hard questions, wala akong problema. Gusto mo naman, hindi ko naman sinasabing perfect ako. Hindi ko naman sinasabi alam ko lahat. I'm just saying that, hopefully, mas marami akong alam kaysa hindi. But to me, I just want to show that of all the candidates, ako naman ang capable of experience. Of course, sabi ko nga, no guarantees. Yeah. So with the online community growing by the day, will there be any place in your administration for, let's say, support to the online community, or giving it much importance, or how can we help you in your administration? Sa akin, alam natin ang future ito. Alam natin lahat yan. It's a matter of time. In fact, every year, dumadami yan. And may mga industries na pakunti ng pakunti. Ang dyan nga pakunti ng pakunti. Radio. But this is one area, padami ng padami. And to me, do not lose this as a tool to achieve what we want. So if we want progress, for example, halimbawa kung gusto natin talaga makatulong sa ekonomiya, magagamit din ito. In fact, binibiro ko nga isang mayari ng TV station. Sabi ko, alam mo, pinakamalaking influence sa mga tao natin, attitude ng mga tao, ang TV. Tama. So, kaya, kung tingin mo ang mali, hindi maganda ang mga Pilipino, kayo may sarana. Binibiniro ko lang. Of course, hindi ko naman ginagalit yun. No? Kaya lang. But, kayo nag-influence, sabi mo, talaga naman, sila nag-influence, di ba? So, kung ano yung influence yun, yun na lumalabas eh. And, so I'm saying that even sa online, the influence of this video is increasing and will be increasing. Habang tumatagalap. Kaya, to me, yung naging kakulangan nung bawat television o radio, pwede magpunan ito. And yung lessons noon, naging kasi masyado ng commercial eh, na talagang parang they give what the consumers want. Hindi, kulang na yung parang itama din. Itong online sayang, lalo sa youth, malakas din sa youth. This is I consider this is an opportunity to change yung thinking of our youth. Normally, the past presidents have a malakanyang press. Yeah. What do you think is the role of sloggers or the new media in an administration like this? Well, the mere fact that I'm here, if I do not look at this as important, I would maybe, I would probably spend 15 minutes with you and say goodbye. But I've spent, and this is not the first. No, this was not the first. Marami na to. And I've always been open to this group and iba-iba. And I sabi ko nga sa iyo, the proof of the pudding is in the eating. No? I mean, yung mahilig ako doon eh. Dapat naipakita mo eh. Kaya pag sinabi mo, ha, mga importante sa akin yan. Eh, nakapag ano ka na ba sa kanila? Hindi pa nga, pero yun yung sinasabi ko. That is the difference eh, what na aking pinapresenta. Na lahat naman na sinasabi ko, when I say na gusto ko i-promote yung arts and culture and even sports, ano ba? When you look at what I'm doing now, you will understand na I mean what I said. When I say this, pag di naman nagawa, liderato, I mean it, having been speaker and stuff. Yung mga ganun bagay ba? And now, I say that this is important. But I can say that whenever I get to be invited here, I attend. Hindi, may mga grupo na hindi ako na-attend. Kasi, hindi naman sa hindi ako naniniwala, but in terms of importance, kasi I have limited time din. But I consider this medium as the medium of the future. So magandang alam mo na eh. And, yan na yan eh. 50% of the youth are online. Yan na yan eh. Kaya, ako, hindi ko ina-underestimate ito. In fact, gusto ko eh. I like this kasi mas ganito ako sa mga mas freewheeling. Because, yeah. Doon mo talaga na, alam mo, mahirap yung pag ginagawa ito, nagbabasak ka pa eh.
Kasi, mahirap yun. Going back again for the RH bill, somebody asked, if Senator Villar is against the RH bill law, how can we ever address major poverty issues in our country? He may say pro-life, but the lack of comprehensive population policy will set us back for many years. Alam mo, how can you whether we like it or not, we're 92 million Filipinos now. And to me, competence, pagka meron yan, pag napamahalaan na maayos ang ating ekonomiya, pag sumigla yan, yung mga problema na na-attribute sa paglaki ng populasyon, maka-handle naman yan. In fact, we have one advantage later on if we succeed. Alam mo, ang isang great nation, malaki population. Hindi ko naman sinasabing that is the only reason why one would be great. But the reason why India and China, the BRIC nations, the Brazil, India, China, and Brazil, Russia, malalaki population nila. Hindi ko sinasabi na malaki population, therefore maganda. I'm just saying, if properly managed, properly handled, we can turn this disadvantage into an advantage. But precisely, we need to handle this properly. The users are enjoying this chat, by the way. Yeah, they want us to order lunch para kumaba. That's what they say. That's what they're saying. You nag-enjoy daw sila. Nag-enjoy daw ako. Order na daw kami. Hindi ko kasi, ako mas happy ako dito eh. Ako kasi gusto ko lang masabihin yung gusto ko. Nag-enjoy daw kami. More. Ayun. Okay, more questions? Okay, Rochelle. Charter change? Personal, would you pursue part charter change? This is hindi priority, pero hindi ako takot dyan. Parang, ang charter change is something that is done everywhere. The constitution is not the Ten Commandments. It can be amended. But, kaya nga lang, pag tuwing i-amend yan na malapit na matapos ang term, napapagsuspecha na kaya ina-amend yan para ma-extend ang term. Pero yung legitimate na amendment ng Constitution to improve once the country can be done, it's not going to be a priority, but I'm not going to be afraid of it. And by the way, Marshall, you need my company now. Okay. Alam mo, mahilig ako sa committee. Mas gusto ko yung ganung style. Eh. So, sir, you're spending a lot of money on those TV commercials? That's my only way of leveling the playing field. I'm not an actor. I do not have a sister na actor. I do not have a mother. sabihin, sino ba nakakakilala sa isang bilyar, di ba? Bago lang politika. And to me naman, wala namang masama malaman ng tao yung mga gagawin namin, makilala nila ako. Nakakaindig nga ibang tao na hindi na nila kailangan magkakilala. Eh ako, kailangan pa magkakilala. But then again, kung yun lamang ang paraan naman, wala namang masama doon. Basta wala kang binabiolate ng batas. But you have Winnie the Pillion. He's a friend. And Dolphy is a friend. And Michael V is a friend. Patagal naman yung mga kaibigan mo diyan. Si Bata Reyes, isa. Patagal ko ng kaibigan niya, nakakalaro ko ng Villar. Hindi ka, alam ko mananalo. Pero nakakalaro ko naman. Manny Pacquiao is a friend. I'm going to Jensen to the subsidence. But I'm saying na mga kaibigan ko naman yung nag-endorse, hindi naman parang for commercial lang. Okay, there's a follow-up again to the RH. What is your plan to deal with AIDS and abortion epidemics if you're against the law, it being a law? Is there a plan in your health plan to deal with this? I have I'm going to have the most extensive. In fact, health is number one sa akin. Kasi to me, first, nakita ko talaga yan. Nakikita ko that health is the single biggest na pwede natin gawin that can affect the lives of so many people. Nang mura lang. In other words, it doesn't cost much to do it, but the effect on the people, ang laki. Kasi life and death na pinag-uusapan natin.
and there could, we could have radical improvement in the healthcare of our people with minimal changes in our budget or system. Not the system, yung budget, yung the amount allocated for them. And how will you plan to reduce 500,000 infanticides? Is it? They're already engaging in a debate on Better than RH. But okay. Yeah, mahaba yan. But I don't mind. It's kaya lang. Because it's a very a turning point yung RH bill minsan sa votes. I know. That's why I'm saying na I run the risk of being unpopular there. Right, but you might have a counter program. I'm just saying I have a program. Yes. Because in the same while I am against it, I respect women's rights, for example, and I am one of the author of women's rights. In fact, I practice it in most of the offices of the company for women. Even mistake women. My wife is a very important role in my family. And so, to me, importante yung pag sinabi mo nire-respeto mo women, again, I go back to, have you demonstrated it? Yung paggalang mo sa kababaihan. I mean, to me, mahalaga yung mga bagay na yun. Kaya, yes, I have a program, and far more extensive than any other presidential candidate. If they want details to be going in the future, I could spell it out. This is for the health program. The health program particularly, in answer to the RH bill. In fact, ang isang programa dyan is yung mura talaga. Kasi sa management, sa business, yung kung may mga equipment na kasi mura na lang. Kaya nga gusto ko yung, we have the advantage of having a lot of nurses na hindi matanggap sa abroad, we can retrain them and gagamit natin dito yan. With better equipment, we can provide and give a much better knowledge. Kasi sa study ko dito sa mga death dyan, sa childbirth, ang death rate sa mayayaman, kamukha ng developed countries. Pero karamihan ang death rate natin sa mahihirap, masyado mataas. Yes. Kaya poverty rin yung main problem eh. And because yung mga ospital na pinupunta ng mayaman, kumpleto. Yung pinupunta ng mayaman, hindi. Kaya the idea is to improve the facilities of this. And that's why I wanted kanina to have more nurses and doctors. Because to me, if they would be given the same attention as what the rich people are getting, then we will have the same death rate as the other developed countries. Family yun. Parang kami nag-family dinner and family lunch. Yeah. For example, when I celebrated my birthday noon, wala akong party, family lang kami the whole day. Belated happy birthday. But family lang yan. It's I enjoy it eh. Kasi, pagka politiko ko kasi, puro ang dami ko na socials eh. Sometimes you value na yung tahimik na kayo. But I'm looking forward to our Christmas break. And we are going to family lang. We don't even want to tell people where we're going. So yeah. Otherwise, baka ang dami namin tawag. Eh. But you'll be back for a second again, right? Yeah, February 2. 1 week lang kami. We'll be out 8 days. Okay. Sa mga may mga silent supporters po kayo. Sa vlogs, sa Facebook, and other. In addition, of course, more than this, you could join us physically. Join us. Alam mo na 'yung supporters
That's one area that we will address. Siguro i-address natin. Para we will be encouraging more people to join us. Ako naman gusto ko rin yan, lalo sa siyempre, inagahanap ka ng areas na where you are weak and kung in this area we're not as active, then we want to be active here. And this is one area where a volunteer can help. One area lang, yung iba naman can join physically, but this might be enough to most people. We have a follow-up for the OW. Long-term plan. Yes. Long-term objective. Yeah. What are your five-point plan in order to achieve? Well, yun. You know, 25-point plan, 5-point plan. But there is no 5-point plan. What I'm offering is competence and leadership. And I have plan for each and every department. My total plan really is to create a very competitive country in culture, to create an entrepreneurial revolution where we will encourage yung mga natitira sa palengke magsarili, na hindi lamang sila dependent sa employment, no? Kasi pagka marami nag-entrepreneur sa atin, yung demand for jobs will be less and we will be able to create more jobs coming from the small businesses. Capable yan of producing a lot more jobs than yung big companies. So, pagka nakita mo na yung dalawa na yan, then we will go specifics, you know, sa agriculture, sa infrastructure, sa health, sa education, sa practically all aspects, all departments, sa police, sa Mindanao problem, address mo isa-isa yan. Kaya nga sabi ko, the next president should also be capable of multitasking. Kasi lahat eh, hindi pwedeng education muna, and then health naman, and after that, peace and order naman. Hindi, sabay-sabay mong haharapin yan. So, instead of coming up with a, let's say, 5-point agenda, because we have a more comprehensive program that would probably, if I were to list down all, it could reach 100. But that's because it's already on a per department basis. Because you have to hit the ground running. Kaya mo na, dapat pag upo mo, kaya mo na tatakbuhin ng bansa. But what we're offering is the style, what you will do, the competence, and yung leadership. And then ito nga yung gagawin mo, using the media resources of the government. There's a media, may TV station yan, may radio, to change the mindset of our people to become more entrepreneurial and to become more competitive. Sabayan yan, as you're managing. Key, however, is the increase in revenues. That's key. Kaya kailangan talaga personally i-handle ko yan ha, para tumaas ang revenues. I want to go back to the 17% of FBR during this time and hopefully to go beyond that up to 18%. That will give us more flexibility in doing our plans in education, fulfilling our plans in education, health, and other social services. What are you saying that your increasing revenues is more on just collecting and not imposing additional taxes? Because the next tax has increased. Well, actually, you can rationalize the fiscal incentives. There are two areas that are ripe for improvements. The rationalization of fiscal incentives. Madami tayong binibigyan ng mga insentibo na hindi na tama. And we're losing a lot of money here. A lot of these leaks can be plugged. The second is the sin taxes. Taxes on alcohol and cigarettes. Yan ang dalawang taxes that are really ripe for raising. So, malamang, just for para mas may mas marami kang maris, yan ang dalawang gagalawin. Kasi yan ang dalawang list ang effect. Ha? Thanks. Baka siguro kung meron kang itatax dyan, it will be on an increase in the
the you saw telecom companies or franchise tax there. It's not going to be significant, but it will help. But not on direct taxing. Franchise tax there. I also have extensive experience in taxation. And ang tingin ko kasi ito lang ang dalawang area right now that can be accepted by our people. Kasi wala namang masyado effect sa kanila yung rationalizing fiscal incentives. Kailangan na nga rin eh. Another one, sir, if ever it's you become out as the president, is your team ready already with the budget that Congress can change to pass so that your priorities are the ones that will be reflected? Because what the budget you're working on for 2010 I was chairman of, I've been chairman of the Committee on Finance budget for 5 years. The problem with our budget process is that it's always reenacted. Even if it is not reenacted, ang ginagawa ng budget department, titignan lang nakaraan, plus 3%. The budget has never been used to finance a strategy in an economic, parang to finance an economic program. Kasi nga, right now, as much as 33% of our budget goes to salaries na. And about a little less than 30% goes to debt service. So between salaries and debt service, and then local government budgets at 20%, halos wala nang natitira. Kaya the flexibility is very limited unless you are able to increase it right now. Because right now, if you fail to increase the budget, the revenues, maliit na lang flexibility mo. 33% kasi sweldo na eh. Hindi mo naman pwedeng bawasin na yun. And then yung pabayad mo sa debts, almost 30 na rin. And then you have the local government na 20. So practically, wala na masyado. Kaya, kailangan mo ng palakihin lang. But sir, it's only one side of the equation, the increasing of the revenue. But the other side of the equation is plugging the leaks. Well, you can plug the 60%, you can no longer plug. Ito yung sinasabi ko nga sa iba eh, hindi naiintindihan eh. You cannot plug the 33% salaries. Kasi, sweldo yan eh. Dapat nga, increasean mo pa yan. You cannot plug the 27%, more or less, na pambayad ng utang. It's fixed eh. And you can plug the local, the local government tax, 20%, on the local level, not on the national. Kasi obligado kang ibigay sa kanila yan, yung share ng local government. You are mandated to give it to them. Of course, may corruption minsan doon. Yeah, but you hindi mo kontrolado yung local, you can reduce it, you try to reduce it. But ang control mo rito sa, is only on what will be left. And you can control that by ensuring that number one, you set a good example. Kaya nga I mentioned kanina, i-award mo na lahat ng contract, i-announce mo na, walang hihingi sa inyo pera, sabi mo sa akin kung may hihingi, i-televise natin. And the bidding will be done on television. So that you set a... But even with that, kulang pa din. Kaya nga, hindi kaya ng yun lang. Kasi nga yung about 80% to 90% of your budget, gawin na eh. So, you will still maintain the pork model? The pork barrel can be reformed. It can be reformed. Ang gagawin ko dyan, instead of removing it, which will start a war with Congress and thus delay your projects, delay your programs, what you can do is to just use it to financial development. For example, I have a program sa education. Pwedeng sabihin, okay, lahat ng pork barrel for year one, classroom lang. In other words, wala kayong ibang pwedeng gawin kundi puro classroom. You can name where to put it. Ikaw bahala pumili kung anong pangalan. Pero kailangan classroom. So, may pork barrel, pero classroom. Hindi masyado magiging happy ang homeless nyo dyan, pero hindi naman sila masyado malulungkot. So, parang win-win. But if you remove it, suddenly, immediately you will already divide the country and you will not be able to pursue your reforms. Bablaking. But it can be reformed.
I have a question on extrajudicial killings. You mentioned that it's time to investigate extrajudicial killings and disappearance of trade unionists. What is your, what will you do from the time of Marcos to Arroyo? Will you be going that far? Extrajudicial killings? Uh-oh. The extrajudicial killings must not be, to me, it's the signal. The president may or may give signals na pwede yan, hindi pwede yun. I'm against, and that is why ako, ano kay Pela Casa Torto, na, and maski na din siya Pela Casa Torto, you, no government should allow killings. To me, pagka nagkaka-extrajudicial attack, it shows the deficiencies, the weakness of our judiciary. Dapat i-address mo yun, but you cannot authorize under no circumstances would you authorize extrajudicial. I think you have to go, Senator. Thank you very much for joining Blog Watch at me. This is not the last. Sayang, medyo kaya I know you have somewhere to go. Ganado pa naman ako. Ah, teka, yeah, I know. Next time. Does your son want or your children want to say, give a message to... Do they want to say a message to our online community? I mean, say something. Want to just say Merry Christmas. They saw you online, eh? Here. A message. Where's Paolo? Paolo. Yeah, just say a short message. Yeah. Wait. Here, Paolo. Huh? Here. Sit down. One at a time. Merry Christmas. Hindi kayo nakikita dyan. Dito kayo para kita. Hey, Carlo, wala. Picture. No picture. Yeah.
Thank you very much, guys. Signing off is the voice master from Creative Voices. Thank you for watching.